yung Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan. Hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan. Dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit. Dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan, no need to say na sana all. Meron tayong rapid tool pong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapid tool po. Mga kapatid, and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At ngayon po ay January 23, 2024. Ako po si Shari Roman at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon, Attorney Freddy Villamor. Magandang hapon po, Attorney Fred. Okay, good afternoon po sa lahat. Good afternoon po sa ating netizens. At sana mabigyan namin ng lunas yung mga lumalapit sa amin dito may mga problema. Yes sa po. Sa mga kalang problema. Yan. Welcome back, Attorney. Mm-mm. Okay, at galing si Attorney, like daw. Ay, hindi ka naririnig ng mga netizen. Sorry. Ayan. So, kasama po natin si Attorney Villamor hanggang alas 4 ng hapon. And again, mga kapatid, sa mga nais pong pumunta sa aming tanggapan, dito lamang po kami sa TV5 Media Center Alliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. At kung kayo naman po ay nasa probinsya, o dili po kaya kayo po ay isang OFW, maaari po kayong magpadala ng kahit isang representative lang naman po dito po sa aming tanggapan. Dala po, syempre, ang ating vaccination cards and ang ating, syempre, mga documents or evidence na maaari po nating maipakita po sa mga researchers po ng Wanted sa Radyo, ng Rafi Tulfo in Action. And maging aware din po tayo, mga kapatid, sa mga naglipa na po na mga fake po na nagpapanggap po na Rafi Tulfo in Action. Again, wala pong katotohanan yan. Yan lang po ay ilan lang po yan, mga kapatid, sa mga nanluloko, no, na ginagamit po ang pictures, pangalan po ni Senator Rafi Tulfo. At sinasabi nga po, nagpapautang at may bayad po ang aming serbisyo. Wala pong katotohanan yan, mga kapatid. Bagkus si Idol Rafi pa nga po ang nagbibigay tulong po sa ating mga kababayan po na lumalapit po dito sa ating tanggapan. Dahil nga po dyan, mga kapatid, lagi po tayong maging aware na ang pinaka-legit lang po na Rafi Tulfo in Action ay yung meron pong verified blue check. Okay, at meron pong 21 million followers. Yan lang po, mga kapatid. And also, sa syempre sa official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, i-like niyo po yan, mga kapatid, ng ACCIS party list. Alam niyo po, lagi po naming sinasabi dito kung kayo po ay meron pong kaanak na nasa publikong ospital, nangangailangan po ng tulong medikal. Malaking tulong po ang ginagawa po ng ACCIS party list. Of course, sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, maaari po kayong mag-message dyan, mga kapatid, para malaman niyo po yung protocol o yung mga fill upan po, no? And syempre, meron din tayong ACCIS OFW hotline. Maaari po kayong tumawag sa 02-8293-9209 and 0917-899-9209.
0995-1555-000. Okay, and of course, syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan ng ating Barda Queen, Maricel Tulfo Tungol. Ayan po, si Maricel Tulfo Tungol po, mga kapatid, meron po siyang official Facebook page dahil nga po marami pong nagpapanggap din po na peke, no, na Maricel Tulfo Tungol. Mamaya po, ipa-flash po natin yung pinaka-legit lang po dahil hindi lang po ako. Ikaw din, di ba, Atty. Minang mga nagpapanggap din na Atty. Freddy Villamor? Meron na rin, pero mangilang-ilang pa lang. But at least yung pinaka-legit lang po. Yes, okay. I have two accounts sa social media po. Yung aming Facebook account, Atty. Freddy Villamor, at saka yung pong YouTube account ko na Atty. Freddy Villamor din. Ayan po, nasa screen po ninyo yan, mga kapatid. And also, dyan kayo makaka-avail ng mga... Unang-una po, may mga announcements kami dyan regarding sa mga available na trabaho. May mga announcement kami dyan tungkol sa aming lecture ng programa naming Negosyong Walang Punan, at saka yung mga latest issues and interesting events or topics tungkol sa ating programa at tungkol kay Senator Tulfo. Yan po. Ayun. Okay. Yan lang po yung pinaka-legit lang po na account ni Atty. Villamor. Yes, at kung nami-miss nyo na siya sa YouTube, antayin nyo lang po. May mga ilalabas po siya. Schedule kami, mag-vlog kami. Siguro mag-umpisa ulit ako mag-vlog ng February. Mm-hmm. Kasi matrabaho din, no? Very time-consuming. Kaya pagka marami akong trabaho, hindi ko magawang makapag-vlog. No po? Kaya, pero this February, ho, babalik namin yung dati. Ginagawa namin weekly. Siguro at least twice a week para makapag-paraffle uli kami at makapamigay ng tulong sa mga ating mga kababayan, sa ating mga ka-wanted. Yeah. Yes, ang hirap ipagsabay ng pag-vlog and pagiging attorney. Mahirap dahil, una-una, time-consuming. Pero masaya, nakakatuwa dahil yung very immediate yung reach mo sa napakaraming tao. Katulad to, pag nag-vlog kami, sineshare ni Shari yung link. Kaya biglang dumadami. Kuminsan, umaabot kami ng mga 35,000-40,000 viewers at a time. So gusto kong ibalik yon. Tapos natatanda ko, may pa-contest kami noon na ano yung older senior citizen. Opo. May mga may lumabas na mga 105 years old, 102, 103 years old na mga lolo at lola. Oy, dinog-show mo ko sa sarili mong Facebook account, attorney. Ha? Alin? No, bakit ako yung nanalo sa loto? Oh, Ibisit tayo nyo, nagulat na lang ako. Nausin, may mga nagsisend sa akin noon. Nauso yung kaka-edit. Yung isang, yung editor namin, naisip na, ang i-edit, ang nilabas na nanalo, si Shari. Okay. So, bisitahin niyo po ang official Facebook page po ni Atty. Fred. Pero tuwan-tuwa ako si Shari doon sa pagkaka-edit namin kasi ang payat niya doon. Payat pa ako ng time na yun, Atty. Okay, ready na yung ating first case. Nasa studio po natin si Nanay and si Tatay. At si Nene na 15 years old lamang po at na humihingi po ng tulong na makasuhan yung taong nakilala sa social media ni Nene. At daw gumawa daw po ito ng kahalayan sa kanya. At malaman po natin yung buong detalye, si Nene, si Tatay, and si Nanay. Okay, para malaman natin kung ano po yung pinaka-detalye at kung sino po ang gumawa po nito sa kanya. Okay, so nasa na si Nanay, si Tatay, si Nene. Okay, papasukin na natin. Sige po, dito na lang po tayo. At malaman po natin kung ano po ang maibibigay po na payo ni Atty. Villamor. Asan po si Nene? Huwag po kayong magbabanggit, Nanay, ng any names po dito, ha? Nene lang po, Nanay and Tatay. Tatay, nasan? Ah, nasa labas lang po, Atty. Okay, Nanay, magandang hapon po. Lintin paayos yung face mask ni Nanay. Okay, saglit lang po, ah. Ayan. Okay. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay. Atty. Nay. Mm-hmm. Okay, okay. Para mas lalo natin maintindihan at mas lalo namin kayo matulungan. Opo. Mari niyo po bang ikwento sa amin ano ang nangyari? Ari po, anong, nung 3 ng January po, nung pasukan, bagong pasukan, tapos tanghali po, nung ano, inahatid ko sa school, tapos po, ano, hindi ko na po ito naabutan kasi... Nay, para malalaya kita at mapalabas natin ng maganda-ganda istorya. Opo. Nung January 3, pasukan. Opo. So, hinatid mo si Nene sa school. Opo. Okay, so ano nangyari? Tapos po, nung ano po, siya hindi na umanot, hindi ko na siya nakita ng labasan kasi umalis na po siya. So, nung laba, kasi sinusundo mo si Nene sa school, ano? Opo. Nung araw na yon, nung labasan, anong oras? Ano po, alas 12 po.
alas 12, hindi mo nakita si Nene. Hindi ko na po. Nawala na siya. Opo. O sige, ano nangyari? Ano sumunod? Ang sumunod po, hinanap ko na po siya. Naghantay po ako hanggang launa. Tapos hinanap ko siya sa, ano, sa, doon sa amin, sa buong Ibaan. Teka, Nay, okay. Saan yung lugar na yan? Sa Talaibon po. Talaibon? Ibaan. Ibaan, Batangas. Opo. Okay, so, si Nene high school? High school, grade 9 po yan. Grade 9, okay. Opo. So, hindi mo na siya nakita, January 3 ng hapon, nung labasan, ano, hindi mo na siya nakita, hinanap mo siya. Opo. So, anong nangyari sa paghahanap mo? Anong resulta ng iyong paghahanap? Wala po akong, ano, nahanap kasi po, hindi ko na siya makita. Okay. Tapos tinetext ko po siya, kinakancel na po yun. Yung ano, yung text mo? Opo. Yung tawag mo? Yung tawag ko, text Tinatawagan mo siya, kinakancel, pero tinetext mo siya. Opo. Hindi ka nire-replyan? Hindi po ako nire-replyan. Okay, anong tinetext mo kay Nene? Sabi ko kung nasa saan na siya. Okay. Or ano, kung ano nangyari sa kanya. Kung nasa saan. Basta po, ako'y nagpapanik na po noon. Mga anong oras na po yun? Anong oras na? Mga alas 4 na po yun eh. Pinuntaan ko sa mga kaibigan niya. Naghanap po ako dun sa GC nila. Wala pa rin po. Okay, so ano nangyari nung araw na yun? Anong kinatapusan ng araw na yun? Ang kinatapusan po, napunta ako dun kay Kunsyel po, Norly. Din-advise na lang sa akin kasi wala na akong magawa. So, Nay, natapos yung araw na hindi mo nakita si Nene? Hindi po. So, may pinuntahan ka isang konsyal. Sino yung konsyal na yon? Si Ma'am Norly po sa Talaibon. O ano po nangyari nung pinuntahan mo si konsyal, si Ma'am Norly? Kinausap na lang po ako. Siya, napapayak na rin sa akin kasi wala rin din po siyang magawa po sa time na yun. Okay. So, okay. Natapos yung araw na yun na hindi mo nakita si Nene. Pumunta ka kay Ma'am Norly. So, natulog ka na lang nung gabi? Hindi po ako makatulog. Hindi ako makakain po nung time na yun eh. Okay. Nung manggaling ka sa bahay ni Ma'am Norly, anong nangyari sumunod? Sumunod po, yung anak po ni tatay, in-stock na po yung kanyang Facebook at saka yung number. So, binuksan nyo ni tatay yung kanyang Facebook? Hindi ano? Po, yung Facebook niya. Yung Facebook ka ni Nene? Opo. Binuksan nyo? No? Nabuksan nyo? Opo. May ibang kapatid si Nene? Opo. So yun, binuksan nyo ngayon buong pamilya. Kayo si Bay makasama yung mga kapatid niya. Opo. Tinignan nyo yung Facebook niya. Opo. So anong nakita? Huwag nyo babanggitin pangalan niya. Anong nakita nyo sa Facebook niya? Ay di po yun nga po na sila'y may tagpuan po din sa una muna po sa amin. Tapos ginaid ng ginaid siya. Kung saan okay. Siya pupunta Nay, sa SM. Okay. Para malinaw yung flow ng istorya natin, ha? Sinabi mo sila ay may tagpuan. Opo. Sino yung silang tinutukoy mo? Yung kateks po niya. May kateks siya? Opo. Lalaki? Opo. Nakita mo ba yung pangalan ng lalaki? Opo. Base sa Facebook, anong pangalan ng lalaki? Ang Facebook po niya ay, ano, John Emerson Soriano po. May picture kayo nung ano? May nakuha kayong picture doon sa Facebook niyo? Mayroon po. Ng Emerson Soriano? Opo. Okay. Oh, sige. Actually, at yun, pwede na po nating makausap na para sa kanyang panig, si John Emerson Soriano na 24 years old. Okay ha, linawin muna natin ha. Si Nene ay 15 years old. Opo. Yung lalaki na si John Emerson Soriano ay 24 years old. Opo. Sige. Sige. Nay, eto na, i-shortcut lang natin. Eventually ba nakita niyo si Nene? Hindi pa po noon. Okay, nakita sige. Po dahil tinatago nila po sa akin. Okay, lang lumutang si Nene? Nung Sabado po noon. Sabado, so January 3, Sabado, anong date yung Sabado? January ano yun? January 6 yun. January 6, Saturday. Yun. January 6, sige. John Emerson, nandiyan ka pa ba sa linya? Hello po. John, anong masasabi mo tungkol sa sinasabi dito ni Nanay na kayo ay mag-friends ni Nene sa Facebook at lumalabas na si Nene ay nawala ng ilang araw at ikaw yata ang kasama? Ano bang yes, masasabi mo tungkol dito? Opo, ako po yung kasama ni Nene nung that time na nawala po siya sa kanila. Kasi po, nagsabi po siya sa akin na gusto niya daw po umalis niya sa kanila. Gusto niya daw po lumayo niya sa kanila kasi po ginubugbog daw po siya ng tatay niya. And okay. Then, ang ginawa po namin, humingi po ako ng tulong sa mga, ano namin, sa mga relatives namin, sa mga lolo namin. Na mapagawan po ng statement sa kay Kapitan sa barangay po. Okay. Doon po, gumawa po siya ng statement na sarili niya lang po, yung kusang loob lang po siya.
wala pong pumilit sa kanya na gumawa ng statement na yon, kundi po siya lang mismo. So Emerson, ang nangyari is kaya nagpunta sa iyo yung bata is para humingi ng tulong tungkol doon sa pambubugbog ng kanyang tatay. Di umano ha, di umano. Okay? Abo. Ngayon, interesado ko sa sinasabi mong ginawa niyang statement sa barangay. Meron ka bang hawak noon? May pinanghawakan kang ganon? Nasa barangay po namin. Nakikapitan po sa barangay po. So anong araw niyo ginawa yung statement na yon? Ano po? January 4 po yata yon. Okay, January 3. Surrender sa kanila. O, pero January 3 po. Pa lang nasa... nasa akin na po siya. Nasa poder mo na si Nene. Sino pang nakakaalam sa inyo, bukod sa'yo, na si Nene ay nasa poder mo? Yung pong ano, yung pong amo ko. Sino ang amo? Sinakot po siya ng amo ko eh. Sino yung, teka lang. So, namamasukan ka sa isang bahay at doon mo dinala si Nene. Hindi po, may sarili po kami bahay. Okay, bakit yung amo mo ang nakakaalam? Hindi alam ng magulang mo? Hindi ka alam ng kapatid mo? Alam ba ng mga tita ko? Inuwi ko po sa amin. Wapo ng... ano po? Nang wala po kasi kaming space dun sa bahay ng tita ko sa Kalamba. So, taga saan ba si Nene? Taga Ibaan, Batangas daw po siya. Gano'ng kalayong Ibaan, Batangas sa... from Batangas to Kalamba, Laguna. Ganun ba ibig mo sabihin? Malayo po talaga, sir. Okay. Ilang araw na nasa poder mo si Nene? Almost 2 days din po. 2 days? Apo. 2 days lang? Apo, yan lang po. Okay, nung mawala na sa'yo si Nene, saan nagpunta? Saan mo dinala? Inatid po ng tita ko sa barangay ng Mahilig. Paano nakauwi si Nene sa kanila? Sinundo daw po nung nanay niya. Okay, bakit hindi mo tinawagan yung nanay niya nung unang araw pa lang? Eh nga po eh, tumawag po yung ate niya, sabi po ni Nene, sabi po sa akin, huwag ko daw po sabihin nakasama ko siya. Yun po ang totoo. Ikaw ba Emerson, alam mo na itong batang ito ay 15 anyos lang? Opo, alam mo naman po. Okay, 15 anyos lang siya alam mo, pero inyet, nag-uusap kayo at naging magkaibigan kayo sa Facebook? Naging magkasintahan po. Okay, kailan kayo naging magkasintahan? December 30, 2023 po. November? December. Ilang taon si Nene nung maging magkasintahan kayo? 15 po. 15? Opo. Okay, kailan kayo nagkitang personal for the first time? Kauna-una pagkakataon? January 3 po. January 3? Opo. Okay. Sige. Nay, ano pwede ba makausap si Nene? Opo. Ne, anong version mo? Ikaw ba ay kusang sumama kay John Emerson o hindi? Hindi naman po ako sa kanya sumama eh. Nag-chat lang po siya sa akin. Pinapunta niya po ako sa SM Crossing, Kalamba. Tapos? Pumunta daw po ako doon at doon daw po kami magkikita. Ang una po niya sinabi sa akin, eh sa Ibaan. Ang tagal ko po naghihintay doon. Oh, kaya nga, kisa naman naghihintay ka doon, di ba? Nandun din si Dexter nung ano, tsaka sila JB nung nag-uusap tayo. Teka lang, Emerson. Nene, sa madaling salata, ginoon wala mo, kang... Ginoon anak ko. Teka lang po tayo. Pagsasalita kita later on. Kasi, very, very serious ang sinasabi ng batang ito labang kay Emerson. Iya, so wala kang kabalak-balak na hindi umuwi sa bahay mo. Ganun ba? Hindi naman po sa ganun. Makikipag-meet up lang po. Kaya nga, so balak mo rin umuwi sa bahay mo ng mga magulang mo nung araw na yon. Kung makikipag-meet up ka lang, bakit ka hindi umuwi ng dalawang araw? Eh siya po ang nagsabi na huwag muna ako umuwi. May nangyari ba sa inyo ni Emerson nung dalawang araw na yon? Opo. Nay, pinamedical mo na siya? Opo. Mayroon po akong medical. Patingin nga nung medical? Ayan po yung kuwan. Sa bawsi po, ginasabi yan. Saan ka dinala ni Emerson? Sa unang araw po noon, sa kanya pong mga tita. Alam ng mga tita niyang kasama ka? Opo. Nung natulog kayo ni Emerson, kayong dalawa lang magkasama? Opo. Hindi siya pinagbawalan ng mga tita niya. Oy Emerson, hindi kayo pwede magtabi at bata pa yan, minor de edad, 15 anyos lang. Kaya hindi kayo pwede magtabi ngayong gabi. Wala sinabing ganon? Wala po. Nung makita ka ng mga tita niya, anong sinabi sa'yo? Anong natatanda mo sinabi nila? Hindi sila nagulat?
Wag daw po, basta-basta ako kumaang ng kumaang laang. Yun po ako nasaktan ng ma... Doon po ako nasaktan. Kasi sige, hindi man... Sige, hindi... Ilang araw mong kasama si Emerson? Ang unang araw po January niyan... January 3, di ba? Opo. O January 4, natulog kayo. Kinabukasan, January 4. Magkasama pa rin kayo? Opo. So, saan kayo nag-stay anong January 4? Doon pa rin? Hindi po. Sa Rizal na po noon. Ha? Sa Rizal. Sa Rizal? Sang Rizal? Sa Halahala po siguro. Halahala. Sino naman ang mga tao doon sa Rizal na pinuntahan nyo? Sa kanya pong amo siguro po. Amo, o sige. January, kailan ka umuwi, Iha? Mga madaling araw na po nung Asais po. Asais, saan ka nagpunta nung madaling araw ng Asais? Hinatid po ako ng kanyang tita dahil nga po ay nalaman ng kanyang tita na sinusundo na po ako. Saan ka hinatid ng tita niya? Sa barangay po, na okay. Makiling. Anong nangyari doon sa barangay ng Makiling? Eh yun po, hindi gawa ng... Sige, iya mo na. Okay, totoo ba yung sinasabi ni Emerson na meron kang ginawang papel? Kasulatan? Hindi po. Ay, wala kang pinirmando sa barangay? Doon po nila ako pinilit, sir. Okay, sige, ipakikwento mo ng malinaw, iya. Pinilit ka, ano ang pinilit na paggawa sa'yo? Gumawa daw po ako ng kasulatan ng sagayon, eh nung pagka po ako hinanap, eh wala po akong maiisap sa mga magulang ko. Pakiulit mo nga, iya, hindi ko naintindihan yung sinabi mo, pakiulit mo. Yun nga po, yung pinilit nga po para nang sa gayon po ay wala po akong maisabi sa mga magulang ko na yun nga po, sumama po ako sa kanila. Pilit nga po nila akong pinapirma dun sa sige, kasulatan. Okay. So may kasulatan na gano'n na lumalabas na hindi ka pinilit sumama, hindi ka niloko para sumama ka. Dun ba sinabi mo rin na hindi ka ginalaw ni Emerson? Ginalaw po ako dun. Hindi sige. Ko po na ano, siya po ang nag, wala naman po akong sinulat dun sa kasulatan, pero pinilit po nila ako isulat dun sa notebook na yon. Na ngayon nga po, yung mga sinasaktan po ako, pero hindi naman po ako sinasaktan na aking mga magulang. Okay. Ah, sige, share ikaw okay. Muna. Ne, may itatanong lang ang ate, no? Meron bang katotohanan na kung hindi pa kumbaga hindi pa sasabihin ng tatay mo na ipapakulong niya si John Emerson ay hindi ka sasama sa kanila? Opo. So ibig sabihin gusto mo rin talagang sumama kay John Emerson? Hindi po. Ang hindi wala naman po akong balak sumama sa kanya. Ay ang gusto ko lang naman po ay makauwi na hindi pa po niya ako naiuwi. Okay, kasi sinasabi para kung tama lang ha, itama mo ako kung mali. Para ang sinasabi din kasi ng researcher kung hindi pa tatakutin ng tatay mo si John Emerson na makukulong siya ay hindi ka rin ba sasama sa magulang mo? Hindi po ganoon. Okay. Hindi ka naman nakakausap din. Hindi ko na si Emerson na yan. Okay po. Tatay, nakikinig ngayon si Emerson, baka mayroon po kayong gusto sabihin sa kanya. Ay. Puro ang galing mo, binulong mong gusto ang anak ko. 15 years old, inumpisahan mo sa school, sinabi mo sa, nakausap mo na ang principal, pinalalabas ka. Paglabas ng anak ko, wala ka doon, pinalipat mo siya sa, hanggang sa nakaabot ng Lipa SM, wala ka rin. Pinapunta mo ng SM Kalamba, doon ka na nakipagtagpo. Binuraw talaga na gusto yung anak ko. Okay, Tay, Nay, tanong, Nay, Tay, Nay. Bago mangyari ito, may idea ba kayo na merong John Emerson Soriano na nakaka-message ng anak ninyo sa Facebook? Wala po eh, kahit na. So nalaman nyo na may John Emerson Soriano noong January 3 na lang? Opo. Okay. Iya, tanong, ha? Totoo ba yung sinasabi ni John Emerson Soriano na boyfriend mo siya? Opo, boyfriend ko nga po siya. Paano masasabing boyfriend mo siya? Eh, 15 anyos ka lang. Bago dito, may boyfriend ka na bang iba? Wala po. Okay. Paano mo masasabing tinuturing mo na siyang boyfriend? Wala naman po siyang pinapakita pagmamahal eh. Okay, pero first time yung magkita ng personal noong January 3? Opo. Paano kayo nagkakilala sa Facebook? Siya po, nag-friend request sa akin. Tapos okay. Inactive ko po.
So, nung inaccept mo yung friend request niya, paano nangyari? Siya po ang unang nag-chat sa akin. Anong chat niya sa'yo? Nagsimula po sa hi, hello, ganun po. Sige. O, John Emerson. Wala po. Napakalaking problema itong kinaharap mo, ha? Apo. Okay. Anong masasabi mo? Dahil sinasabi ng batang hindi naman siya. At teka lang, may sasabihin si tatay. Sige, tay. Yan po eh, may asawa. Ha? May dalawang anak. Kasal po. Iwalay po kami. Yan ho eh, ayan ho eh, may isa pang babaeng binuntis. Nagtitik sa amin yung babaeng yung binuntis niya. Na hindi daw nagbibigay sa kanya kahit pasikap malaang. Ay, bago pagkatapos kinuha pa niya lang anak ko. Sige. Okay. Taas mo tatay yung sasakyan. John Emerson. Hello po. Sabi ng bata, may nangyari sa inyo at mayroong medical certificate dito. Ano ang totoo? May nangyari sa inyo? Wala? Hindi po kayo pwede makita. Aminin ko po. Hindi ko lang pitatanggin. Meron po nangyari sa amin. Meron nangyari sa inyo? At yung pagkagustuhan din niya. Ha? Hindi po yung sapilitan. Yung okay. Pagkagustuhan niya at hindi po ka sapilitan. Okay. Kahit po mga kasamahan ko sa trabaho, tinatanong po yan, tinasabihan po yan na, ay nakuning, malaking kaso yung inano mo. Kung hindi ka uwi, makakasuhan niya kasama namin. Yun po, gawa po nang kinausapin ng ate niya. Ito po yung sa side ko, ano po? Yung sa side ko po. Ah, sige, ikwento mo yung side mo. Bakit mo sinasabing opo, kahit na nagalaw mo siya, dapat hindi ka maparusahan o wala kang tinatawag nating liabilidad. Bakit mo sinasabi yan? Sige. Kasi nga po, wala naman po talaga akong kagustuhan na ano yan, na itanan yan. Siya po mismo nang sabi sa akin na kasama na daw po siya sa akin dahil po ginugulpi siya ng tatay niya. On call po yun. Kaya po hindi po na... Nay, teka lang. Pabayaan mo magsalita si Emerson. O Emerson, ulitin ko yung tanong. Bakit kahit na nagalaw mo na siya o ibig o kahit na nasipingan mo siya o nagsiping kayo, bakit mo sinasabing dapat wala kang pananagutan o kasalanan? Paki-explain mo nga. Kasi po, ganito po yan. Nung December 30 po, naging kami. Paliwanag ko po yung sa... Okay. Ano nangyari po? Di ngayon po, nung katagalan po, hindi po kami nag-uusap. Kung anong sabi po, nung 31, nagluluto daw po sila. Nag-usap po kami niya ng January 1 na, ng hapon. Okay. Nag-usap po kami on call. Tapos doon po, nasabi po siya sa akin na kasama daw po siya sa akin. Gusto niya daw pong may pagtanan. Kasi nga po, ginugulpi daw po siya ng magulang niya, ng tatay niya. Tapos sabi, pagkano po, sabi ko, sige, pagkano, magpapaalam ako sa amo ko. Mm-hmm. Kahit po amo ko, alam din po na nagpaalam po ako. Umabsent po sa trabaho para lang po puntahan siya. Noong time po na sinabi nila na magpunta ako sa Kalambanon, kaya ako po siya pinapunta doon kasi po, ang tagal po talaga ng biyahe dito sa may Pagsawitan, Laguna. Mm-hmm. E iniisip ko po, baka po naiinip na siya doon, pinapunta ko na po siya. Wala rin naman po sana akong plano na ilayo siya noon, kundi lang po siya nagsabi sa akin na ayaw niya nang umuwi. Okay, tapos Emerson. Ilan beses ang may nangyari sa inyo? Ilang beses mo sinipingan itong batang ito, si Nene? Nasa 4 times din po siguro. So ilang araw kayo? Sa apat na? Teka lang iha. Tatanungin kita later on. So apat na beses kayo nagsiping nitong si Nene nung magkasama kayo? Apo. Okay. Ang kauna-una pagkakataon nagsama kayo, January 3? Apo. Ilang araw kayo magkasama? Dalawa lang po. Dalawang araw. O, iha, dalawang apat na beses lang daw kayo nagsiping. Hindi po tunay yan. Unang araw po ay sa kanyang mga tita, doon na po may nangyari. Okay. Dalawang beses. Mm. Tapos po nung kinagabihan, mga 12 midnight po, doon po sa bakanting lote, doon po niya ako ginawaan. Bakanting lote? Opo, doon po sa may ginagawang bahay po. May mga sabi, tao doon, wala? Wala po. As in, madilim po talaga. Okay, iha, tanongin lang kita. Yung bang ginawa sa'yo ay bukod sa loob mo o ayaw mo? Ayaw ko po talaga. Nanonood po siya ng ano sa cellphone. Nanonood ng ano? Ng Pornhub po. Habang ginagawa nyo? Opo. Anong sinasabi mo? Sumisigaw ka ba? Tinutulak mo ba siya? Hindi po ako makaano at ang lakas po niya. Sa totoo lang po masakit po. Hindi kanya pinagbabantaan? Habang ginagawa niya yon, tinatakot ka ba niya? Hindi daw po niya ako iuwi, ganun. Sige. Okay. Nay, tay, makinig kayo mabuti, ha? Opo. Iha, makinig kang mabuti, ha?
Lalong-lalo na ikaw, Emerson, makinig kang mabuti, ha? Okay. Base sa mga allegation mo, kaya pinaninindigan mo na ikaw ay walang kailangang panagutan dahil voluntaryong ginawa ninyo yung sinasabi niyong pagsisiping. Tama, Emerson? Emerson? No po. Yun, kaya nga sinasabi wala kang dapat panagutan dahil ginusto rin ni Nene po, yung nangyari po, sa inyo. Ito po yung masasabi ko. Kung talaga pong hindi niyo agustuhan yun, bakit hindi po siya nagsumbong sa barangay o kaya kung sa mga taong nakapaligid sa amin na ganyan yung ginagawa ko kung totoo po sinasabi niya. Okay, Emerson. Hindi niya agustuhan yun. Eto, oh. Sa ating mga netizens, ha, makinig kayong mabuti, ha? Hindi natin pagtatalunan dito kung ginawa o pumayag ng kusang loob si Nene. Dahil ikaw ba, Nene? Nay, tay, sigurado kayong 15 anos lang itong si Nene. Opo, may anong anong birthday ni Nene? December 10, 2008 po. May hawak kang birth certificate opo, dyan? Opo, mayroon po ako. Naroon Emerson? Tita, naroon po. Ha? So, kahit, assuming for the sake of argument, na yan ay ginusto ni Nene, nasa ka ba ngayon? Nandito po, sa kinakasama ko po. May kinakasama ka pang ibang babae? May, mayroon po, kabuntisan. Eto, bumalik po ako dito sa kinakasama ko. Gwapo nang nalaman ko po may babae yan. May lalaki yan eh. May boyfriend na po yan ngayon eh. Na-open ko po yung account niya. Kaya po na pag-ayos po ako dito sa kinakasama ko. Oba. Oh, Emerson ha? Wala ganyan na, naman. Kinumpis ka namin ng nitong si Nene. Kinumpis ka namin ng pinanganak siya noong... Nakalagay dito yung birthday dito. Okay. December 10 po yan. December 10? 2018. Ah. Emerson. Hello po. Meron tayong tinatawag sa batas na statutory rape. Ha? Pakinggan nyo to. Ha? Pag statutory rape, ibig sabihin, pag ang edad ng babae ay below 16 years old, kahit pa yan ay ginusto niya, yan ay rape. Ako mo? Ano kayo, sir? Naintindihan mo yun? Oh, sir. At ang kasong tinatawag, at yan kasong yan, ay capital offense. Okay? Ang tinatawag namin dyan ay, ang parusa niyan ay reclusion perpetua. In fact, kung yan ay may death penalty pa ngayon, alam mo kung anong parusa mo kung may death penalty lang? Kamatayan, sir. Bitay. Okay? O ngayon, sinasabi mo, alam mo kamatayan ang parusa. Ba't mo ginawa? Eh, sir, hinaan naman ako, sir, kasi... Siya rin naman may gusto, sir, nanay. Kaya hanggang nga, Emerson, kahit gustuhin niya, base sa edad niya, hindi siya pwedeng magbigay ng consent dahil masyado siyang bata. 15 anyos lang. Ang pagkakamali ko nga po ay, kumbaga, nadala ko sa ano sa pagmamahal ko sa kanya, sa awa ko din. Oh, Emerson. Okay. Pagmamahal daw. Sinong pwede natin kausaping baos ano dyan? Ah, nasa linya na po natin MSWD yung MSWD at saka Women's Desk. Opo, and Ate Ini, may pinasa lang po yung, okay, saglit. May pinasa lang po yung ating researcher at nagsasabi po dito, ang nag-message po ay si Nene. Ang sabi po ni Nene, hindi ko alam kung tama to. Okay, si ano pala, si John. Wag mo ko kakalimutan, bebe ko, kasi wala na to atrasan talaga, bebe ko. Sasama na talaga ako sa'yo. Tapos ang sinabi po ni, tama po ba ikaw ang nagsabi nito? Opo. Ang sabi naman ni... Nene, is intayin mo ako doon, tama? O, tama? Nene? Okay. Sabi naman ni John, sige, bebe ko. Oo naman, bebe ko, maya na muli, malapit na malobat sa cellphone ko. Aantayin kita sa SM Lipa, airplane mode mo ang cellphone mo para hindi malobat agad. Pabiyahin na ako pa, Kalamba, mamaya na lang bebe ko. Sabi ng isa, bebe ko, malapit na ako sa SM Lipa. Okay, ito yung conversation nila at yun na kung saan may pagkikita. Ayun po. Ayun okay, po. So nasa linya po natin si Colonel Milani Martinez, ang Chief of Police po ng Kalamba PNP, kung saan po nangyari yung sinasabing pangahalay daw. Teka lang, Nay, kayo ba nag-file na kayo ng formal complaint tungkol sa pangahalay? Sa wala pa po, pinakuang ko lang po yan, yung pinamedical legal ko po. Colonel Milani Martinez? Yes, sir. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. Si Attorney Villamor po ito ng Wanted sa Radyo. Opo. Yes, sir. Good afternoon. Ma'am, namomonitor mo yung nagiging usapan namin dito sa station, dito sa studio? Hindi ko po lahat ng detalye napakinggan, sir, dahil
ngayon lang din po ako na-join sa, ano, sa usapan. Pero kung ang may ipapangako lang po natin dyan ay kung talagang mapapatunayan natin na yung place of incident po ng panghahalay ay nangyari po dito sa Calamba City, mangyari pong ma-endorse natin ng maayos yung complainant kasama po ng ating biktima dito po sa Calamba City Component, Calamba Component City Police Station, WCPD, para po masampahan natin ng kaukulang kaso yung suspect po sa panghahalay sa ating biktima. Sige ma'am, tatanungin ko ba'ng... po natin as minor. Yes ma'am, Melanie, I will ask ano na, si Nene. Nene, alam mo ba yung mga lugar kung nasan kayo nung ikaw ay hinahalay? Hindi po. Pero nadala ka ba sa Calamba City? Opo. Sa isang lugar sa Calamba nadala ka? Opo. Anong araw ka nadala sa Calamba? Mga 3 po. May nangyari sa inyo? Opo. Di sabi mo, unang araw pa lang may nangyari sa inyo, di ba? Opo. So in short, masasabi mo na yung unang panghahalay sa iyo ay nangyari sa Calamba City? Opo. Ma'am, okay, confirm. Ma'am, may jurisdiction po kayo. Dahil sabi nung bata, yung unang araw na pagsasama nila, which was January 3, hinalay na siya at sila ay nasa Calamba City noon. Yes po, sir. Ma'am, so pasasamahan po namin sa reporter namin para ma-file kaagad yung case for statutory rape. Based on the admissions made by Elmer Emerson Soriano, ma'am, 4 na beses. So at least 4 counts. Pero ma'am, of course, imbestigahan nyo muna yung matanda. Pero what we will also do is I will have yung pong episode na to immediately extracted para po maibigay namin sa inyo as evidence because of the admissions made by Emerson on air. Ano po? Yes, sir. Yes, ma'am. So, okay. Emerson. Opo. Naintindihan mo ba yung kabigatan ng iyong ginawa? Yes, sir. So, ano ngayon ang balak mo? Anong masasabi mo ngayon sa pamilya, kay nanay, tsaka kay tatay, at tsaka dito kay nene? Okay. Sir, pwede yung makausap po po ng nanay magulang niya? Ah, sige, nakikinig sila. Magbigay ka na mensahe mo. Talang po yung masasabi ko. Pasensya na po kayo sa kung ano man po nagawa ko kung pagkakamali. Nais ko naman po talagang kausapin kayo na tungkol po dun sa nagawa namin na ano, sadya lang po talaga na ayaw ni nene na ano, siguro gumagawa po siya ng paraan na hindi tayo magkausap. Kahit ako na po sa chat po, gustong-gusto ko na po kayo makausap ng mga pinagpinta. O yun. Teka lang po, may tama po motor. Gusto ko na po talagang humingi ng dispensa sa inyo sa nagawa namin, sa nagawa ko na pinayo po sa inyo, anak nyo. Dami-dami po na nagsasabi sa akin na mali po yung ginawa namin. Gusto ko na rin po talagang pauwiin yung anak nyo. Eh, mismo hindi ko na po sinisisi yung anak nyo kasi po may mali din po ako. May kagustuhan lang po talaga na anak nyo na mag-stay po muna sa akin. Yun po yung totoo, gusto po mag-stay sa akin. Kahit po sa trabaho ko, hindi ko po pinabayaan niya kung nasan po ako, nandun din po yan. Kung saan po ako magpunta, nandun po yan. Hindi ko po iniiwanan sa bahay, hindi ko po iniiwanan kung saan. Yeah. Noong nagsamba rin po ako na sa kapilya namin, kasama ko rin po yan. O kung ano man pong kainin ko, siya pong kinakain yan. Hindi Uy, abang mo, pati sa akin, pinakain mo na sa akin yung anak ko, nahilaw. Hindi ko na po hindi mo naman kayang bumuhay ng pamilya, mag-aasawa ka ng marami. Tatlong asawa mo, bale? Patatlo yung ako? Tay, tay. Tay, unang-una, papayag ka ba na yung 15 anyos na anak mo, magiging karelasyon isang 24? Ipapakasal mo na ba yan sa 15 anyos? Hindi po ako papayag. Sige, tay. Tay, sabihin mo lahat yung galit mo. Sa ako, kahit siya tayo magkita. Kita lang, dalawa kung gusto mo. Pumunta ka sa amin sa Quezon. Pakikita ko sa iyo kung sino ako. Tay naman. Ano po, tay? Ito po, nakasnob na po ako nagsabi kay Emily na gusto ko po kayong makausap, makaharap po. Para po ano. Ikaw, ano, sinira mo ang buhay ng anak ko. Pinag-aaral ko yan. Hinahatid ko pa, sinira mo ang aking anak. Hey, ako'y sumali sa purpose para mapag-aaral ko, sinira mo. Gusto ko, makulong na habang buhay. Iha, ikaw, ano masasabi mo? Pinakahuling mensahe mo dyan kay Emerson. Nakikinig siya. Kahit di na kita makita, okay lang sa akin. Kahit ako, atupagin ko na lang ang pag-aaral ko, magdodrawing na lang ako. Kasi, hindi naman talaga kita ginusto eh. Sa tingin mo? ako talagang
Tama lang, makulungkat. Ng kutsilyo yan? Bago mo. Ayoko na. Kuan, ayoko na. Galaw-galawin ang aking anak. Tinutukan mo pa ng kutsilyo at pinagmamalaki mo pang iyong ano. Okay, tatay. Tatay, tatay. Ang taogamang iyan. Okay, nay, wag na po natin isama yung taogama. Pero tatay, wag po tayong nagbabanta, ha? Tatay, oo, wag po tayong magbanta, tatay. Wag po natin ilagay po natin, ang batas sa ating mga kamay, ha? Kaya nandito kami, purang upang isabatas natin lahat ng mga pangyayaring ito upang makamtam natin ang natin ang hustisya. Nasa linya po natin, ito yun si Miss Emmy Piamsim, ang MSWDO po ng Ibaan, Batangas. Para po ma-i-assess din po natin at gayon din yung allegation na may pagbubugbog from tatay po. Ma'am Emmy Piamsim, magandang hapon po. Yes po ma, magandang hapon po. Ma'am Emmy, good afternoon po. Si Attorney Villamor po ito ng Wanted sa radyo. Good afternoon po. Ma'am, there are issues here na tingin ko very, very critical lang iyong opisina o iyong pagiging MSWD. Number one, ito pong bata ay admitted by the rapist, by the offender himself na nagalaw ano po ng ilang beses and 15 years old siya. I think she needs to undergo some kind of a psychiatric assistance, yung post-traumatic ano na po, di ba, may post-traumatic psychiatric assessment o assistance kayong ginagawa? Yes po, psychological evaluation po. Psychological evaluation. Tapos yes, meron din pong allegation. Teka lang mama, tatawin ko lang yung bata. Iya, totoo bang sinasaktan ka ng magulang mo? Hindi naman po totoo yun. Oh, sige, okay. So ma'am, yun lang po siguro. Ma'am, siguro interviewin mo rin yung bata kung ano pa yung mga possible issues o concerns niya at bakit nangyari ito. Ano po? Oh, okay po sir. Sir, yes, ma'am. Pwede po bang dun sa referral letter? Paki-detailed naman po yung... Sasamahan na po namin, ma'am Emmy. Sasamahan yes, na po namin, ma'am. And also, syempre, ma'am, pakiayos na lang din po since nakaranas nga po ng trauma si Nene for psychological assessment po sana, ma'am Emmy. Yes po. Opo. Maraming salamat po, ma'am Emmy, at sasamahan po namin sa tanggapan niyo po si Nene. At saka, ano, okay po, ma'am. Sherry, para din sa confirmation natin at kaalaman ng ating netizens, ano, pabayaan niyo pong basahin ko yung pertinent portion ng medical certificate para lang talagang malinaw na itong batang ito ay nagalaw. Ano po? Ito po ang kanyang, ang resulta, no? Specimen submitted, examined one fairly nourished female patient, 15 years old, grade 9 student, and residing at phases 1, block 11, lot 23, Talaibon, etc., etc., January 23, Calamba City. Findings, hymen, presence of deep heel dislocation at 3 and 5 o'clock position. So meron po tayong physical and medical confirmation ng mga inamin ni Emerson na talagang hinalay niya ang batang ito. So Emerson, pa-file lang ka namin ng kaso, ha? Sir, pala i-detector na lang po natin. Ng statutory rape. Alam mo, iho, unang-una, yung lie detector test ay ginagawa lang namin dito kung pinagdududahan namin ang kung pinagdududahan namin o ang karapat dapat na pagtulong sa isang taong lumalapit sa amin. Dito, wala akong pagdududa na dapat siyang tulungan, kaya hindi po namin kailangan mag lie detector test. Hindi rin ho namin magagamit ang resulta ng lie detector test na yan sa mangyayaring preliminary investigation o kaso sa korte. So yun ang tanda mo, Emerson. So wag mo nang ipilit pa yung lie detector test kasi kami dito nakapagpa siya ng tulungan ang batang ito. At ikaw din mismo ang umamin na talagang hinalay mo ang batang ito. Okay? Wag na natin pagtalunan kung yun ay voluntaryong pumayag ang bata o hindi. Ang bata ay 15 years old lang. At malinaw sa batas na pag ang ginalaw mo kahit voluntaryo pa sa kanya ay below 16 years old, yan ay statutory rape. Sir, paliwanagin niyo muna, sir. Paliwanagin niyo muna ako. Sige. Meron pa nauna sa akin. Hindi lang ako, sir. Ano, meron? Meron pa nauna sa akin, sir. Nag-chat yun. E pinaglabang ko pa yan, sir. Kaya nga ang kinasasakit ko dyan, sir, bakit ako yung naiipit, sir? Iyo. Di ba? Oo. Total, marunong ka naman siguro mag-internet. Okay? Hanapin mo yung Republic Act 11648. Yan ang batas na pinirmahan ni Duterte, ni Presidente Duterte, bago siya bumaba. At yan ay itinaas ang edad ng age of sexual consent from 12 to 16. Okay? Kung ito ay nangyari
noong sabihin natin 2-3-4 years ago, maaaring hindi pa rape yan. Kaya lang ito, noong mangyari, ay nakapatupad na ang Republic Act 11648 o yung tinatawag nating the act raising the age of sexual consent from 12 to 16. Meaning to say, at the time na ginalaw mo itong batang ito, kaya ginusto niya o hindi, statutory rape pa rin yun. Yun ang tandaan mo. At sa ating mga kalalakihan na may ganitong sitwasyon, tandaan nyo yan, kahit gaano pa kalinis ang intensyon nyo sa babae o gaano nyo pa kamahal yan, pag yan below 16, statutory rape yan. Ang exception lang ay if yung lalaking karelasyon at yung batang babae, yung edad sa o yung diferensya ng edad nila ay hindi naghihigit ng 3 taon. Ikaw dyan, Emerson, 24 anyos ka. Ang batang ito ay 15, so 9 na taon ang diferensya nyo. 23 lang ako. Ha? 23 lang ako. O di ka... 1 taon lang agwat namin yan. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin 3 taon, o sabihin na natin 23 ka lang, gawin pa kitang 20 anyos. Ilang taon lang agwat nyo? Sir, mahigit sa 3 taon. Attorney, siguro hindi niya talaga maiintindihan yan. Pero sige, John Emerson, wag mong ibababa yung linya. Ipapa-explain ulit namin sa iyo para mas malinaw. Hindi, ako lang. Sige, ako lang, Shari. Opo. I'm very emphatic about what I'm saying because yes, para sa kapakanan. Ito si Emerson, wala na. Hopeless case ka na, Emerson. Diba? Yes, tapos po lang kinabukasan mo. Pero sa mga lalaking kalalakihan na may ganitong sitwasyon, tandaan ninyo, pag less than 16 years old yung babae, dapat ang pagitan ng edad ninyo hindi lalagpas sa 3 taon para hindi kayo makasuhan sa statutory rape. Ang statutory rape po ay kahit ginusto pa ng babae, kahit siya pa ang namilit, pag yan ay ginalaw mo, statutory rape yan. Provided na ang diferensya ng edad ninyo ay lagpas sa 3 taon. Okay? Emerson? Ginagawa ko itong explanation na ito hindi para sa'yo dahil ayaw mong tanggapin yung explanation ko. Explanation na ito ay para sa mga kalalakihan natin na nandiyan dyan na maaaring may similar na sitwasyon na katulad mo. Kaya itigil nyo na po ninyo yung kahibangan ninyong pagmamahal o pagkugusto sa isang batang babae na less than 16 years old na ang pagitan ng edad ninyo ay mahigit sa 3 taon. Okay. Yan ang sa atin, sir, sa Pilipino, sir. Anong mahirap? Wala nang eh nanghirap sa atin. Wala nang karapatan yung mga kalalakihan na gaya namin. Blagi na lang ganyan. Ang dami namang babaeng more than 16 years old kasi. Hindi naman ako nakauna dyan eh. Ha? Minag-chat na rin sa akin eh. Nung ginamit yung account niya, minag-chat sir na ano, pinagtanggol ko pa yan sir. May nag-chat? Eh ano naman kung may nag-chat? Anong masama? Eh ang pinagtatako lang sir, bakit ako yung pinagbibiinan nila? Palibasa ba na tinanong ko yung anak nila, nilayo ko lang dun sa sinasabi niya. May malaking pinagkain ba sa'yo, Emerson? Eh, hindi na alis to ng bahay eh, paano may mauuna pa? Ay, anong masama kung may mag-chat sa akin? Eh, ikaw wala na doon. Oh, yun mo. Ang pinagtatako niyan, bakit biglang ganyan ang bumaliktad na ano? Aba, ako na agad ang sige, ano, kakatuan. Sige po, John, wag mo nila ibababa yung linya. Kausapin ka ng staff namin. May I have a few words para sa pamilya? Yes po, go ahead. Ito po mensahe sa inyo na itaya, no? Hindi naman kasi totaling wala rin kayong pagkukulang. Opo. Number one, huwag niyong minor de edad. Ako, pinagbabawal ko sa amin yung nag-Facebook yung anak. O mga bata pa sila, bawal na bawal silang mag-Facebook. Binabantayan namin yan. Tinitingnan namin yung mga cellphone nila. Mag-social media sa ganyang 15 anyos sa edad. Kasi exposed yan mga yan, napaka-vulnerable nila sa mga taong katulad ni Emerson. Opo. Okay? Ang problema sa katulad na tao ni Emerson is ang paninindigan niya, hindi ko naman alam na may batas na ganyan. Tandaan ninyo, may kasabihan sa batas, di ba? Ignorance of law is not an excuse. Kahit na hindi mo pa alam na may batas palang ganun, batas pa rin yun. It's still the law, kailangan sundin mo kahit hindi mo alam. Okay? So Emerson, hindi mo pwede sabihin, hindi mo alam na ang bagong batas pala ay in-increase ang age of sexual consent to 16. Hindi excuse yan, hindi dahilan yan. Okay? Ito pa, naitay, ano? Number one, yung social media babantayan nyo. Iha,
tigil mo muna ang social media, ha? Opo. Ituon mo muna ang panahon mo sa pag-aaral. Opo. Okay, bata ka pa. Baka recover ka pa dito. Tapos mag-report ka kagad sa DSWD for yung post-trauma something psychiatric assessment. Tapos report tayo. Ma'am Melanie? Yes, sir. Ma'am, we will go to your office immediately for the immediate filing of the case, ha? Yes, sir. Ma'am, meron na kami dito medical certificate, birth certificate, nandito na po lahat for your submission. Naitay, okay, kunin mo yung telephone number ko sa reporter natin, ha, para reporting ka sa amin. Opo. Tapos, Ma'am Melanie, I'll call you every now and then for follow-up, ha? Okay. Sige po. Wala na. Okay. Colonel? Colonel, yes, Martinez? Po. Opo. Colonel, asistahan po namin sa tanggapan niyo po ang pamilya po nila nene, no? Para arip nga po, nasakit pa ang tiyan. Apa, saglit lang po, Mami. Para po, maasistihan po natin yung pamilya po, Colonel. Yes po, paki-advise na lang po na pumunta sa aming tanggapan. Ang aming opisina po ay katabi lang po ng Calamba City Court. Kopya po. Maraming salamat po, Colonel Melanie Martinez, ang Chief of Police po ng Calamba PNP. Nene. Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. And nene, makinig. Ma'am Melanie, thank you, ha. Okay. Sige po. Ma'am, gayon po ang gagawin natin and tama po yung sinabi ni Atty. Bantayan na lang din po natin si Nene. Yun lang din po ang laging sinasabi ni Idol Rafi. Especially kay Nene, makinig sa nanay at tatay, ha. Iwasan muna yung mga pag-meet up. Okay? Sa atin po mga ano, sa mga kabataan katulad ni Nene, no? Pakitandaan po natin, wag po tayo nag-entertain ng mga nagpapa-friend request. Kasi kuminsan sila nga mismo yon, pero kuminsan ang picture nila o yung pagkatao nila iba doon sa tunay na pagkatao. Kaya mag-iingat po tayo diyan. Una-una sa mga magulang. Pangalawa sa mga bata mismo. Let this be a lesson for all of us, no po. Ha? So Nene, I'm sure pinagsisisihan mo yung pakikipagtagpo mo doon sa lalaking yon. Kasi in the first place, may choice ka at that time. Kung nakapag-decide ka na hindi ka nakipagkita, hindi rin nangyari yon. Naintindihan mo ba, Nene? Opo. So at least, dapat natuto ka na ron, ha? Opo. Okay? So, hindi ka lang, pag may ganong sitwasyon, hindi ka lang mag-iisip ng isa, dalawa, hanggang 10 beses pag-isipan mo. Opo. Bago mo gawin ang isang bagay na alam mong maaring ikapahamak mo, ha? Opo. Oh, sige po. Salamat po at magandang hapon po. Maraming salamat po. Ay, kunin yung telephone number ko sa reporter. Opo. Salamat po. At newsbreak muna po tayo, Attorney. Sige. At magbabalik po ang Wanted sa radyo. At ang oras natin ay 2:52 ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Pagoda Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan. And family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. And the Clean Fuel, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Paskong Panalo ng Clean Fuel and Gas worth 1,000 pesos po of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance. Mm-hmm, and get a chance to win a Toyota brand new Toyota Race and Vespa motorcycle and 1-year free fuel supply. At sa kada karga po natin tuwing Sunday sa simula po ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mga kapatid, mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo ay siguradong panalo ka. Oras natin, 2:53 ng hapon. Diyan lamang po kayo, mga kapatid. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng number 1. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Dapat lamang na hindi tanggapin ng COMELEC ang mga lagda sa People's Initiative na mapatutunayang ginawa lamang kapalit ng pera. Sa panayam ng media sa Lung Center of the Philippines ngayong umaga, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hayaan na ang Commission on Elections na gawin ang kanilang tungkulin. Sila naman kasi dapat ang mag-validate ng mga signature. Kung mapatunayan na kahinahinala ito, dapat lamang na hindi mapabilang ang mga natukoy na lagda. Tinanong na rin umano nila ang mga mambabatas kung totoo ang balibalita na may mga nag-aalok ng ayuda kapalit ng signature.
Kaya nga raw nasabi pa niya na itigil muna ang paglalabas ng benepisyo dahil sa isyong ito. Pero nakita nilang hindi naman pwedeng ipahinto ang ayuda dahil marami rin talaga ang nangangailangan. Kaya sa ngayon ay mas maiging ipagpaubaya na sa COMELEC ang pagtutok sa People's Initiative dahil sa trabaho naman nila ito. At iyan ang balita, ako si Arnold Ray para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng number 1. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. After 12 years, nagbabalik ang Concert Queen. Look, it's happened once. Always loved a Pops Fernandez concert. Pop the champagne, raise a glass to her eventful 40 years in show business. Joining her party on stage, Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, and Concert King, Martin Yevera, Randy Santiago, Joey Albert, Pop Suzara, at marami pang ibang special guests.
Always Loved, a Pops Fernandez concert, February 9 and 10, 2024 at the Theater at Soler. Tickets are at Ticket World and Soler Resort and Casino. For inquiries, call DSL Productions at 0917-500-9544. Always Loved, a Pops Fernandez concert, in partnership with Radyo 5, True FM. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year sa Dangal ng Bayan category. Ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. DO2 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo. And again mga kapatid, yung lagi yung sinasabi ko po kanina, of course yung marami pong naglilipa na or na fake page po ng Raffy Tulfo maliban po doon mga kapatid. Angie, maliban po doon mga kapatid, of course may mga nagpapanggap din po na Martulfo tungol, no? So iwasan din po natin yan. Ang pinaka legit lang po na Facebook account and Instagram account po ni Ma'am Maricel Tulfo Tungol ay nasa screen po ninyo mga kapatid. Also please mag-subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. Ayan po, yung Maricel Tulfo Tungol, at yan po ay may verified check and meron po yung 764,000 followers. Maaari po kayong mag-follow or mag-subscribe also sa kanyang YouTube channel. Ayan, sa ating Bar the Queen, Maricel Tulfo Tungol. Yan po yung pinaka-legit. Yung may verified check. Okay. Pwede akong bumati. Yes po, attorney. Go ahead po. Gusto kong batiin yung aking missis. Mm-hmm. Nanonood siya. Alam niyo po, yung wife ko, ano po siya, retired assistant, deputy city prosecutor ng Quezon City. Grabe. Kaya kuminsan yan, pagka may mga kaso dito, nagte-text siya. Yan. Kaya yung pinsan mo, mga advice ko sa inyo dito kuminsan, sa kanya nang gagaling. Yan. Mm. Omaha, kaya love you. Ayan. Commander, attorney. Commander. Ang tawag ko po sa kanya, si Fiscal. Ayun, si tapos Fiscal. Nais ko rin batiin si Judge Ace Alagar ng Antipolo, RTC Antipolo, ka-appoint niya lang. Judge, congratulations again and sana nag-enjoy ka dyan sa iyong bagong assignment. Ayun. Okay. Judge Ace Alagar. Happy, happy viewing po. At si Ma'am Vicky Lorraine Azuma ng Osaka, Japan. At umuwi siya ng Pilipinas para ilapit sa atin ang naging problema niya. Nagpapalit kasi siya ng yen. 97 po, nalapad to peso. At pero matapos daw po niyang mapadala ang kanyang yen, ay pinagpasapasahan na po siya.
kung kani-kanino lang napunta po ang pera. Mas maganda po siguro, linawin natin yung buong kwento. Ma'am Vicky, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Okay, ma'am, pakikwento po kaya at Rini kung ano po ang nangyari at ang pinakaunang nangyari po dito po sa incident po na nangyari sa inyo. Nangyari po kasi, nakita ko po naka-post po na si Michin De La Cruz po na nagpapalit po siya ng yen to peso. So, nainganyo po ako sa kanya na magpalit po. Tapos nakausap ko po siya, ang sabi niya po sa akin, okay, ipondo mo ng isang buwan and the rate is for 10,000 in yen is for 44 po. So, pinapasa niya po sa akin yung pera kay Janina Itsushi Angeles, Itsushi Angeles tungol po. Tapos po, nung pinasa ko po yun sa kanya, hinulog ko po yung pera kay Janina po, na sinabi po ni Michi na doon ko po ihulog, is December 12. Dumating po ang tamang oras ng January 12, wala na po pumasok sa BDO ko. And then tinawagan ko po si Michin De La Cruz, sabi po niya, na kay Janina Angeles tungol na raw po yung pera at na tinawagan ko rin po si Janina, sinabi naman po na kay Jenvi De La Cruz at kay Jemil Cruz na raw po yung pera. So wala na po akong magagawa. The mere fact po na kay Janina po yung pera, tapos dun po kasi ako pinasa ni Michin De La Cruz po, hindi ko na po alam kung saan po ako pupunta, kaya pumunta po ako dito. Ang dami na rin po kasi nilang naloko rin po. Mula po nung nag-post din ako, ang dami na rin po nilang naloko. Sige ma'am, okay. Magkano ma'am uli yung pinapalitan mong yen ba? Yen. Opo. Lapad, kung tawagin, lapad ano? Opo, ang isang lapad po is 10,000 in yen. But dapat po yon isang daan lapad po. Kaya lang okay. Po, kasi po online seller po ako sa Japan, so nakakuha po ng item sa akin si Ma'am Michin De La Cruz ng tatlong lapad po, kaya 97 kalapad po ang hinulog ko po. Tapos na sinabi po niya, ihulog ko po kay Miss Janina Itsushi tungol po. Yun po. Ma'am, magkano katumbas sa peso nung 97 pieces ng lapad? Ano po, kasi po ang isang 10,000 po is 38 lang po ngayon. Pero sa kanila po, dahil naipondo ko po, 4,400 po ang 10,000 in yen. 4,400? Opo. 4,400 ang 10,000 yen po. Eh yung 10,000 yen po. So magkano sa peso yon? Pag po isang daang lapad po yun, 440,000. 440,000. Opo. Okay. So ikaw, yung lapad mo, binigay mo sa kanila upang palitan nila sa peso? Opo. Okay. Bakit ka sa kanila okay. Yan ba ang kauna-unahang nagpagkakataon na nagpapalit ka ng lapad sa kanila? No po. Pangalawa ko na po. So, nung una, wala naman naging problema? No problem naman po. Nagpalit po sila na ayos naman po. Wala matagal, pa problem. Matagal ka na po kayo sa Japan? Yes. Doon na po ako for almost 33 years na po ako sa Japan. So, nandito kayo sa Pilipinas ngayon bilang bakasyon lang? Opo, meron lang po akong inaasikaso dito na tiyempo naman po na yan pong na-scam nga po ako, kaya po lumapit po ako dito. Okay, okay. Yan ba ay ginagawa din nila sa mga ibang opo, tao? Opo, opo. Okay, sa pagkaalam mo, ha? Kasi hindi mo naman namin mapapatunayan sa ngayon dahil wala naman yung hindi namin alam yan personally. Opo. Ilang beses na sino may makakilala ka rin? Meron po. Ang dami na po nagpadala sa akin na naloko po sila. Pwede po natin silang tawagan po ngayon. Okay. Na isa rin po sa mga naloko po. At sinasabi po kay Janina po na ihulog yung pera po. Okay. Ma'am, saglit lang po na baka maputo lang sa linya. Ito po yung isa sa mga nire-reklamo niyo, si Michin. Michin po. Michin De La Cruz. De La Cruz po. Siya po yung nagsabi sa akin na ihulog ko raw po yung pera kay Janina. Okay. So, Ma'am Michin? Yes po, ma'am. Okay po. Trini. Michin, nadinig mo yung paratang dito ni Vicky Lorena? Ni nanay po, opo. Nanay? Nanay ang tawag mo kay Lori? Mudra po kasi, magkakilala po kasi kami ni nanay po. Kasi bumibili po ako ng mga items sa kanya, yung mga pampalaki po.
Ano ba mga binebenta mo? Nagbebenta po ako ng mga jades po, yung mga ganito po. Yan po. Doon po kasi po nagkakilala matagal. Si Michin, nasa Japan ka ba, Michin, ngayon? Nasa Japan din po. O sige, so anong kwento mo? Anong masasabi mo tungkol sa sinasabi ni Lorraine ngayon? Ni nanay po. Ni nanay, ano, ni nanay. Kasi po, sir, ang totoo po talaga, ay isa rin po akong biktima nung dalawang magkapatid na po yan. Wala po sa akin pumasok na pera po. Ang yung sinasabi po nila, dito nyo po ipasok yung yen. Yan po yung mga account na may mga dispatcher po sila dito sa Japan. Ngayon po, hindi ko na po alam kung ano po ang usapan nila. Basta po ako lang, nagre-refer lang po ako na ganto, may palit na ganto. Mismo kasi po ako na-scam nitong dalawang magkapatid po, napakalaki pong pera. Kaya po ako po, ngayon po sa tao po, ako po nagbabalik ng mga pera nila. Okay, so ang nangyayari, kaya nagkakaroon ng transaksyon sila Janina ay dahil ikaw din ang nagre-refer, ganun ba, Michin? Parang, kaya ako po sila nakilala, yung JMB po, sa Facebook po, meron po silang ganyan, ganito po ang rate, sinubukan ko po sa, yung sa akin po. Tapos po, parang okay naman po. Tapos ito pong si Ate Jamil po, inalok din niya po ako. Sabi ko, sino ka ba? Kapatid daw siya ni JB po. Yung una po, ayaw ko pong maniwala, baka po ako scammer. Okay, nagpapapalit sa kanila dahil mataas ba yung rate na ino-offer nila? Opo, yun lang po, opo, nagpapapalit po. Mataas po yung bigay nila, kaya po, pati po ako, tapos yung mga ni-repair kong tao, inano ko ma'am, po sa kanila. Ma'am, kaklaruhin ko lang po, kasi may na-mention po kayo yung kapatid. Sino po yung sinasabi yung magkapatid na yun, madam? Jamil po, tsaka si Jen B po. Ito po ba si Jemily Cruz? Jemily Cruz po, tsaka Jen B. De La Cruz po. Nasa kanila po lahat ng pera ng tao, pati sino pera si po Janina po. Okay. Hindi po malaking pera, hindi po birong pera po talaga, napakalaki po. Kaya po ako po yung nagdudusa. Tapos yan po si Janina po, kinausap ko po yan ng December 25. Ibalik na lang sa akin yung naka-freeze na yen na 67 kalapad para maibalik ko na sa mga kausap ko. Sabi niya, wala kaming transaksyon, hindi niya ako kilala, pero ako po yung naggulong ng pera, mismong bank account ko po. Sabi ko, kahit mag-video call po kami, andito yung account na pinasukat na ginamit ko, ibalik na lang sa akin yung 67 kalapad kasi hindi na nagbibigay yung Jamil sa akin ng peso, kaya hindi ko na maibigay sa tao. Michin, sabi Michin, ko, parang tulong mo na rin sa akin yun. Michin, opo. Gano'ng katagal ka na dyan sa Japan? Matagal na rin po ako dito, mga nasa 20, mga ganun po. Okay, sige. Discuss natin yung problema mismo, ha? Opo. Kasi tinitingnan ko kung paano namin kayo matutulungan. Opo. Kasi ang problema namin is lahat ito ay nangyari sa Japan. Dama? Opo. Diba? Okay. In fact, yung kausap mo nasa Japan. Opo. Nung nagbigay ka ng pera doon sa kausap mo, nasa Japan ka rin. Opo. Okay? So, kung meron man criminal case ito, opo, hindi dito sa Pilipinas. Sa Japan. Kayo ba ay gumawa na ng action, opo, sa Japan? Okay. So, anong ginawa niyo, Juan? Nagpunta po Vicky? Nagpunta po ako ng police. And then, sabi nga po sa akin, tapos po sa consulate po ng sa Japan po, ng Pilipinas po, sinabi po sa akin, magpunta na lang daw po ako dito ng, una po sa NBR o kaya dito po, lumapit daw po ako dito. Okay. Kaya lumapit nga po ako dito kasi ang akin po, the mere fact po na yung pera po is pumasok po kay Janina. Ba't nasan ba si Janina? Nasa Japan po siya, okay. Nakausap ko po siya. Okay. Nung sinabi ko po sa kanya, bakit nasa'yo yung pera? Alam mo palang scam? Kasi sinabihan niya po ako na, hindi mo ba nahalata, Ma'am Vicky, na tatlong dummy account ang gamit ko, tatlong bangko yung pinaghulugan mo, nasa sa kanya raw po lahat po iyon.
O nga, pero Vicky kasi ito lahat nangyari sa Japan. Opo, kayo ba ay nag-file na ng kaso sa Japan? Kumuha na kayo ng abogado okay. Nyo doon? Upang... attorney, nasa linya na natin yung Janina okay. Tungol. Opo. Sige. Miss Janina? Yes po? Opo, kakausapin po kayo ni attorney Villamor. Janina? Yes po. Namomonitor mo ba yung usapan dito? Yung tungkol sa palitan ng yen to peso na hindi na ibinalik yung peso, kinuha yung yen pero wala na lang yung pera, naglaho na lang daw na parang bula. Ay, anong masasabi mo dito? Opo. Okay po. First things first po, nanghihingi po ako ng pasensya kung ano man po yung nagiging trouble sa kanila po. But as support ko po kasi, silang dalawa po, hindi ko po sila kilala. Wala po kami conversation ni Aling Vicky and si Mitchie naman po. Tama po yun, tumawag po siya sa akin noong December 25 para hingin sa akin yung 67 na pad na hindi ko alam kung bakit niya alam na meron akong na-freeze na account. Kasi nga, na-freeze yung account ko noong December 25 gawa ng maraming pumasok na yen. Mahirap kasi po dito sa Japan kapag may marami na yung pumapasok na yen. Minsan, pinapatawag po nila to confirm yung identity. So sabi ko sa kanya, hindi naman ikaw yung kausap ko dun sa 67 Lapad. Hindi rin kita kilala. Bakit hindi mo kausapin si Ate Gemini para siya yung kumausap sa akin na ipadala sa'yo yung pera? Utusan ako na ipadala yung pera sa'yo. Kasi, sir, may hindi ko pwedeng i-bypass si Ate Gemily kasi siya yung kausap ko eh. Gemily. All throughout ng transaction, siya yung kausap ko. And then all of a sudden, may papasok na meeting sa akin na kinukuha yung pera. Parang ako, sino ka? Hindi kita kilala. So para lang din ma-protect yung hawak ko, kung sino lang yung kausap sa akin at kung sino lang yung kumakausap sa akin at sino yung nagpasa ng resibo, yun lang din yung taong kakausapin ko. So, Janina? Kaya hindi ko po binabalik o hindi ko po pinapansin yung tawag ni Miss Smith kasi hindi ko siya kilala. Okay, Janina? Janina? Para lang ma-clarify yes, lahat, ano? So ikaw, Janina, talagang nagpapalit ka ng pera from yen to peso, ganun ba? Alam nyo, bawal po yung ginagawa mo, Janina. Lang, inaalam muna natin kung ano yung ginagawa niya, tsaka ka na muna mag-ano, ha? Establish muna natin kung ano yung ginagawa. So Janina, ikaw, talagang gawain mo yung nagpapalit ka ng yen to peso. Actually, sideline ko lang po siya kasi kaya nga. So ginagawa mo yan. Po ako sa Pilipinas. At ang nakaka-deal mo para dyan sa pagpapalit is si Jemily po. Jemily. Kasi po kakilala ko. Okay. Kakilala ko po. So si Jemily. Propose ng public. Sige. So si Jemily, nagpapasok sa iyo ng yen para mapalitan into peso, correct? Apo, tapos pero ipapadala ko sa kanya yung peso okay. On the day. So hindi mo alam kung yung day po. So hindi mo na alam kung yung yen na pinasok ni Jemily ay pera niya o pera ng ibang tao, tama? Yes sir, kasi po si Ate Jemily po is located sa Philippines. So etas may business naman po sila sa Pilipinas ng pabitbit po ng Pinas to Japan. So ako syempre tiwala ako kasi kliyente po ako ni Ate Jemily way back nung pandemic. So, tiwala ako sa kanya na baka may inutusan lang siya na gamitin yung account nitong taong to para ipadala sa akin yung yen. So, apart doon sa mga ganun na transactions, hindi ko na siya inaalam kasi nga, ang importante sa akin, basta pumasok yung yen sa account ko, papalitan ko yung peso. Okay. May natitira papalitan pa, Janina, ha? Pakiintindi mo itong tanong ko, ha? May natitira pa bang pera sa'yo na dapat wala ito po. Convert mo to peso? Wala. Wala so, lahat ng pinasok ni Jemily sa'yo for exchange into peso ay naibigay mo na kay Jemily? Yes po. Kasi po, ang transactions ko po is on the spot po. Kung ano po yung ibigay niyong pera sa akin ngayong araw na to, rate din po ng araw na to, for example, 37.60,
3760 ko din po kayo papalitan. Oh, sa mo pinadala yung perang kinonvert mo from yen to peso? Sa mo pinadala yung peso? Kanino account? Sa bank account po ni Ate Jemily. Okay. So, sa bank account. Attorney, nasa linya na natin yung Jemily. Ay, sige. Mabuti pa nga nandiyan si Jemily para maklarify lahat. Ma'am Jemily, magandang hapon po. Kakausapin po kayo ni Attorney Villamore. Yes po. Yes po, sir. Jemily, si Attorney Freddy Villamore ito. Nasa ka ba? Nandito ka ba sa Pilipinas o nasa Japan? Yes po, nandito po sa Pilipinas. Dito po sa Cavite. So, hindi ka umalis ang Pilipinas all the while? Nandito ka lang? Yes po, nandito naman po. Never kang nagpunta sa Japan? Hindi pa po. Ang last ko pong punta doon, which is before pa po ng pandemic. Nung before pa ng po pandemic, ako ng okay. At andito si Vicky Lorraine Azuma, claiming na may nagkaroon siya ng transaction sa'yo. Totoo ba yun? Wala po. Hindi po kami magka-transact ni Miss Vicky. At hindi rin po namin siya kilala. Personally, hindi po. So walang pagkakataon na may natanggap kang yen mula kay Vicky na pinapalitan mo ng peso directly, kay Janina? Directly, wala po. Wala. Kanina wala po directly. Kasi po. Teka lang, Jemily, ha? Pagsalita ko lang si Lorraine para maintindihan ko rin. Naguguluhan na ako eh. Oh, sige. Kasi po, naghulog. Ang pera po talaga dumadaan po kay Janina. Tapos po, pag dumana po kay Janina yung pera, bibigay yung yen po, natatanggap po ni Janina. Pag natanggap na po ni Janina yon, papalitan po ng yen ni Jemily. Pag-usapan lang natin yung yen mo. Yung yen mo lang pag-usapan natin. Opo, yung yen po. Yung yen mo na ilang piraso? Ang naipadala ko po, 97 po. Kanino mo pinadala? Pinadala ko po kay Janina po. Paano mo pinadala kay Janina? Bank account ni Janina? Opo. Sa bank account ni Janina? Saan yung bank account ni Janina? JP Post Bank po. Kailan? Sa Japan po. January 12, December 12 po. May kopya ka ng transaction mo yan? Meron po. May printout ka? Opo. Nasaan? Hindi po pinadala. Enerhate. Oh, anong nangyari doon sa account, sa perang pinadala mo noong December 12? December 12 po. Ano nangyari doon? Pinangakuan po ako na ipondo. Nino, pinangakuan ka, Nino. Po ako ni Michin de la Cruz po na pondo po na papalit darating po sa akin sa BDO ng January 12 po. Teka, bakit kausap po si Michin de la Cruz? Siya si po Michin. Yung nag-refer sa akin eh. Siya po yung nagre-refer po. Na gusto niyo ng palit peso, siya po yung katransaction Michin, ko. Michin, kilala mo ba si Janina, Michin? Ano po, nakilala ko lang po siya nung yung nagkaagulo na nga po, may pumasok. O sino ang nagutos sa iyo? Teka lang, Michin ha, kasi gaganong-gano ko talaga na nahihilo ko eh. Opo. Lorraine, sino ang nagutos sa yung i-deposit mo yung lapad, 97 na lapad mo sa account ni Janina? Si Michin de la Cruz ako po. Okay, Michin, bakit doon mo inutos na i-deposit yung account? Yung kasi po, ang kausap ko po dyan, yung Jamil po. Tinatanong ko po siya. Teka, ang kausap po sino? Si Jamil po. Jamili? Ay, yung Jamili po. Siya po Jamili. Yung nandirito sa Pilipinas at that time. Nasa Pilipinas po, okay, ako. Okay, bakit siya ang kinakausap mo? Eh, nandito sa Pilipinas tapos nagpapapalit kayo sa Japan. Bakit siya? Siya po yung may negosyo na ganito po palit, mag-repair ako ng ibang tao. Paano mo nalaman na yun ang negosyo niya? Una po kasi nakilala ko yung JB po. Yung kapatid niya. Ah. Ganun po yung negosyo. Tapos po siya po, nag-PM po po sa akin siya. Siguro po nalaman niya po sa kapatid niya na nagpapapalita ko ng yen to peso. Ngayon, inalok niya po ako. Ngayon, nung una po, ayaw ko po maniwala. Sabi ko, Michin, meron ka bang proof na kayo ay nagkakaalukan? May mga text messages kayo? Lahat po, meron po. Meron email, po, messenger messages? Na. Ha? Meron po lahat po. Lahat po, may combo po kami. Lahat yan po. Meron po lahat talaga. Na, tatanong ko po sa kanya, always po, saan account ipapasok ang yen? Ilang beses ka nagka-transaction, Jemilyn, na ikaw ay nagpa-deposit ng pera kay Janina? Napakarami pong resibo, sir, so, na pangalan Janina po. So, kilala ka ni Janina? Ako po? Oo. Nagkakilala lang po kami, nung naghahabol na po, wala na pong ma-release yung magkapatid na Jemby, tsaka Jamil, nung December 25 na
halos umiiyak na po ako, na-stress na po ako lahat kasi ako po ang hinahabol ng tao na which po hindi naman, wala naman po ako natanggap na pera. Lahat po yan pumasok sa mga pinagbibigay nila pong account. Hindi naman po pwede sila maghulog ng ano, ng yen po dito kasi wala nga po sila. Sige. Sa ano, Japan. Ayun, yun po sinabi ko kay Janina. Parang awa mo na, yung naka-priest na 67 kalapad, ibigay mo na sa akin dahil ako mismo, ako yung taong mismo nagulog dyan sa JP para makatulog na lang doon sa mga naka-pending na hindi na sila nagbibigay ng peso kasi para maibalik ko na lang yung yen ng tao. Michin, teka lang. Bakit mo ginagawa ito? Kumikita ka ba sa ginagawa mong yan? Parang commission lang po. Magkano na ko-commission mo? Iba-iba naman po sa ano. Sino nagbibigay sa'yo ng komisyon? Ayan po si Ate Jamil po, tsaka yung GNB nga po, okay. Yung magkapatid po. Sige. Sila po yung kausap ko, na, sila po nagbibigay ng gantong rate, tapos iaalok ko lang po sa tao. Pero never po akong pinasukan ng mga pera ng mga kausap ko. Lahat po yan, direct po sa mga dispatcher na binibigay nilang account sa akin, kung saang account. Yun lang po ibibigay ko dun sa mga kausap, okay. Ko. Jemile. Attorney. Kilala mo ba si Michin de la Cruz? Po? Kilala mo si Michin de la Cruz? Yes po, kilala ko po. Anong pagkakilala mo siya? May transactions ka ba sa kanya? Since ano po, yun pong transaction namin ay nagsimula po doon po sa last year. So totoong nagpapalit siya ng yen ng mga ibang, ng pag-aari ng ibang tao through you, sa'yo dumadaan. Yes. Ikaw po. Kausap. Opo. Okay, ngayon, ito ngayon ang sinasabi niya, opo. May mga pinapalitan siyang hanggang ngayon hindi pa napapalitan o hindi na bumalik yung attorney, peso. Attorney, yung kay Miss Vicky po ang ating, ano po, yung nireklamo po ni Miss Vicky po, di ba po? Oh, ngayon nandito. Ang kinocomplain niya, yung 97. Oo. Yun po ay binigay, kung pagkakasihan po doon sa issue ni Miss Vicky, kami po ay nakapag-release sa kanya ng peso. Magkano? Which is meron po kaming resibo na pumasok sa bank account ng kapatid niya. At saka, ito lang po attorney ha, iklaro ko lang din po kay Miss Vicky na hindi po kasama yung kapatid ko na si Gen V doon sa kanyang nirereklamo. Okay, sige. Which is lagi niya pong pinopost at lagi niya pong pinapangalandakan sa social media. Okay, sige. Jimmy Lee. Pati yung aming negosyo, sinisira niya po kasi halos everyday siyang nagpo-post since last Sunday na nag-reach out kami sa kanya. Jimmy Lee. Sinabi na po namin yun kay doon sa researcher kanina. Sorry, attorney. Yes, yes. I'm sorry. Jimmy Lee, so in short, inaamin mong may transaction ka kay Vicky Lorraine Azuma, correct? Ah, hindi po. Hindi po siya ang katransact ko. Si Michin po. Si kaya nga, pero alam mo na yung perang yon ay pera ni Vicky Lorraine Azuma. Hindi po lang, hindi po namin alam. Nito lang po yan. Okay, nung pero Jimmy Lee, teka lang Jimmy Lee, pakinggan mo muna ako. Pero alam mo na si Michin ay nagtratransact sa'yo ng mga yen na hindi niya talaga pera yon, correct? Na pera ng ibang tao yon, alam mo? Yes po. So, although maaari na ang mga perang tinransact sa'yo ni Michin, isa doon o among those yens ay ang nagmamayari ay si Lorraine. Hindi malayong mangyari yon, correct? Correct po. Yes, okay. Po. Ngayon, kinoconfirm ni Michin na may perang pinadala sa'yo na ang pag nagmamayari ay si Lorraine Azuma. Nandidinig mo yun, Jimmy Lee, di ba? Opo, which is okay. Anong date po pinasok? Ha? Which is ano pong date pinasok? Anong date pinasok? Pinasok ko po kay Janina. Hindi, si Michin, ikaw ang sumagot dahil ikaw ang nakakaalam. Ano dahil po? Ikaw, Michin, ano inaamin mo, Michin, makinig ka muna, inaamin mo na may perang pinapalitan sa'yo si Lorraine, correct? Opo. At yan ay ipinasa mo kay saan Janila. Po? Hindi lang po si Madam Vicky ang ano issue po kasi dito. Hindi, lahat ikaw, po si, ng tao. Para matapos tayo, si Vicky lang. Si Vicky nandirito eh. Opo, okay? Opo, so si Vicky, inaamin mo may transaction sa'yo. Opo. Michin, na yung perang opo. Yan ay binigay mo kay Jimmy Lee para mapalitan into peso. Opo. Na diniposit sa account ni Janina. Opo. Okay. Opo. So anong nangyari doon sa perang yon, Jimmy Lee?
O, Janina. Nung 3 days back po namin, noong kinikiling nga ni Miss Vicky na 97 kalapad na hinulog niya kay Miss Janina, nakita po namin sa traceback tsaka po dun sa PM namin na nakapag-release naman po ako ng almost 280 sa pera ni Miss Vicky. Kasi siya po yung issue dito. Yun po yung ating pinag... kasi siya po yung wala complainant po, wala. Po ba, diba? Bakit po ako pupunta dito? Hindi naman po siguro ako tangang pupunta hindi, dito. Ma'am Vicky, hindi naman... Alam mo, ma'am, alam niyo po yung ginagawa niyo po yan, money laundering, pag papapalit po ng yen to peso is bawal po yan. Hanapin muna natin yung pera mo. Yung pera ko po, wala po ako natatanggap ng peso sa inyo. Hindi po ako magre-reklamo dito at uuwi po ng Pilipinas para lang po sa pangalandakan ko dito. Kung may natanggap po ako, ba't pa... Sino po pumunta nga magbabalik-balikan dito para po ireklamo kayo? Imposible naman po. Teka lang, aminin ma'am, mo na, di ba umamin ka sa akin na may pera? Sinabi ma'am, ko pa nga sa akin, di ba? Alisin ko lang yung post ko sa Facebook para makapag... Which is yun po yung ginagawa namin para... Para makapanloko ka uli. Para may pantapal ka dun sa pera. Ma'am, dun sa... Ano, kahit anong sabihin mo, hindi pa rin tama yan. Ang dami mo nang niloko. Naminin mo mag-judge sa amin. Aminin mong marami kang niloko. Hindi ako papayag ng ginagawa mo sa akin yan. Hindi lang ako. Dahil kapwa mo rin Pilipino sa mga Japan, pinagloloko mo. Huwag mo sasabihin sa akin yan. Ma'am, nagtatransak ka. Kanino pa man yan, natanggap mo kay Michin. Dapat yan. Dapat yan. Inano mo. Wala nga pumasok. Kaya nga ako na dito, walang pumasok. Wala naman. Okay, okay. Pabaya mo na. May NBI tayo dyan. Papatulong muna tayo sa NBI. Saglit lang po. Ma'am Gemily. Okay, saglit lang po. Ma'am Gemily. So in short, ma'am, kanino nyo po nirelease? Sa kapatid po ni Minchin, yung BDO account po ng kapatid niya. Ma'am Minchin, okay. Ma'am, saglit lang po. Minchin, teka lang. Ano Minchin, pong pangalan, ma'am? Ano pong pangalan yung pinag-releasean niyo po? Dela Cruz po ang account sa BDO ng kapatid ni Miss Minchin. Ngayon po, ma'am, ang pinopoint out po natin dito is yung 97, ma'am, na diniposit ni Miss Vicky. Na ano, nag-trace back kami, yun po yung lumabas doon sa resibo na pinaliwanag namin. Na kiniklaim niya nga na wala siyang na-receive. Teka. So, saan ni saan? Michin. Apo. Sa kapatid mo daw diniposit yung pera. Ganto po kasi. Ano pala, December 19 po, siya po, lahat po yan, mga pending na po ang peso. Hindi na po sila nagre-release. Halos ang i-release nila dapat is 3, yan po si Ate Jamil, 3.1 plus yung 300 kalapad na sinend ko noong December 19 to December 23 po. Wala pong magiging gantong gulo kung maayos po sila nagre-release ng peso. Kasi okay, saglit po, lang ang mga tao po. Saglit lang po, Ma'am Michin. Nasa kabilang linya na po natin si Sir Eric Mercado, yung Director 3 po ng NBI Region 4A. Sir Eric, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sir Eric, pasensya ka na, medyo nilinaw ko lang ng mabuti yung kwentuhan dito para maintindihan mo rin pag binato na namin sa'yo. Sir Eric, natinig mo ba yung palitan dito ng akusasyon? Opo, Tony. Bahagi ako pong narinig yung talakayan nila. Well, initially kasi, ang dating sa akin, lahat ng nangyayari sa Japan, pero ang principal mover kasi ng lahat ng ito ay lumalabas si Jimmy Lee Cruz na nandito sa Pilipinas. So maaari bang i-refer din namin sa inyo itong problemang ito? Opo, Tony. Sisikapin natin kung paano natin mapagdudugtong yung sitwasyon para matulungan yung mga tao. Hello? Sir, meron lang kasi kaming gustong to be specific about it, ano? May claim kasi itong si Jimmy Lee Cruz na may deposit na pera sa bank account ng kapatid ni Michin De La Cruz dito sa Pilipinas. So yun lang po siguro kailangan naming ma-verify kung magkano yon. Pero po ang pinaka-umpisa nito ay padadala namin sa iyo dyan si Miss Vicky Lorraine Azuma. At let's see kung may possible case dito sa Pilipinas na ma-file natin against dito sa nagpapalit ng yen dito. Baka may violation tayo dito ng mga banking laws o kung ano na pang batas regarding banking. Ano po? Opo, kasi alam po naman natin na mayroong government regulations about engaging in money changing. Yes po. Yung pagpalit ng pera from foreign currency to Philippine peso,
nire-regulate po yan, di po ba, ng ating government regulations. Opo, opo. Oh, una, dapat meron tayong permit noon. Lalo na kung hindi naman isang beses na ginawa ng business, yan po ay may kaukulang patakaran. Pangalawa, siguro mag-a-apply din, although it civil aspect naman, yung isa namang bagay, yung unjust enrichment. Kung alam naman ni A na yung pera hindi kanya at yun ay pera ni B, hindi naman siguro makatwiran na yung salaping yun na pinaghirapan din ng ating mga kababayan Pilipino sa ibang bansa, ay mapunta sa wala. Palagay ko inilalaan nila yun sa sarili nila at sa pamilya. Simple lang siguro po, para patas ang laban, kung hindi sa atin, huwag nating paghangaran. Ibalik natin sa may-ari. Yan, okay. So, nandinig mo yung sinabi ni, ni Eric? Hindi naman eh, NBI. Tungkulin natin, hindi lang sa Baptist eh, pati sa Diyos. Kung hindi atin, ibalik natin. Kasi pinaghirapan ng mga kababayan natin. Ang nakakalungkot lang, kapwa Pilipino. Yun kaya kung nagtatrabaho sa ibang bansa, dapat nagtutulungan tayo eh, kapwa Pilipino. Hindi yung ganito malungkot na kwento, Pilipino sa Pilipino, nagre-reklamo dahil mayroon agrabyado. Sana ho ganun, tulungan din natin ang kapwa Pilipino natin. Ibalik, Jemily. Dapat ibalik. Jemily. Yes po, sir. Okay. Attorney, hello po. Base sa iyong mga sinasabi, no? Kailangan mapatunayan mo na yung mga perang sinasabi nila Vicky at ni Michi na nawala ay iyong na-deposit kung saang account at yun ay Apo. Napalitan mo ng peso. Apo. Pero Apo. Malinaw dito, Jimmy Lee, na ikaw ay may nilalabag na batas dahil ikaw ay nagnenegosyo ng foreign exchange nang wala kang lisensya o permit para gawin yon. Meron ka bang lisensya na mag-foreign exchange ka? Hindi po, wala po. Pero alam naman po nila or from the start, meron po kaming agreement na gano'n. So in short, ma'am, wala po? Meron po o wala? Wala po kami permit ng gano'n. Okay. Ang permit mo namin ay iba. Ang legal permit po namin na sinisira ngayon ni Ms. Vicky ay yung padala namin po na cargo. Ah, so yun logistics. Yun po ang kanya sinisira ngayon in social media. Jamie Lee, logistics company kayo? Po. Logistics? Tama? Opo, opo. Which is yung kapatid ko po ang nakapangalan doon, yun po yung dinadrag niyang pangalan, tsaka yung cargo, sinasabi niya po doon sa mga kliyente namin na huwag magpadala. Paano po silang mababayaran kung gano'n po ang ginagawa nila in social media? Actually po, nag-file na rin po kami ng counter demand sa kanya na dito sa PNP, kahit mag-check po kayo dito, PNP Cyber Crime Unit, naka-blatter na rin po yung kanyang incident na ginawa at okay. Nag-live Jimmy po Lee. Siya regarding doon. Jimmy Lee! Meron po sa site. Jimmy Lee, in case na lumalabas dito na hindi mo pa pala napapalitan ang pera o na ibabalik ang pera ni Vicky, kung lalabas sa mga ebidensya, papakita mo na talaga may pagkukulang ka, willing ka bang bayaran na lang para tapos na tayo? Po? Kung just in case lalabas na may pagkukulang ka talaga sa panunukli mo ng pera dito, willing ka bang bayaran na lang kung lalabas na may talaga kulang? Actually po, nakapag-usap naman po kami sa kanya nung before pa po siya, nung the day na nag-post po siya, nag-reach out po kami sa kanya. So siguro maaring ito, Jimmy Lee, maaring reconciliation lang ng records mo at saka sa kanya para sakaling makita talagang nabayaran na siya. Ganun ba? Sorry po, ulit po, attorney. So dito siguro it's just a question of reconciliation lang ng records kung may natanggap na ba si Lorraine o wala pa. Kung wala pa man, yan ay ibabayad din nyo, correct? Kung wala pa po siyang natatanggap, hindi po namin, meron po kaming proof na doon sa kanyang yen na pinalit, na kay Michin. Kaya nga, pero kung let's say lumabas nga na wala pa kayong naibibigay pala, diba? May kulang po, pero hindi po wala. Hindi po totally zero. So may kulang. Wala may inamin kayo kulang. Kasi si Michin po ang katransak niya. Hindi po kami. Kaya kami, kay Minchin po, kami naglagay ng peso okay, doon sa account ng kapatid niya. Hindi ko po alam kung kanino ni Minchin linagay ang peso nung time na yon doon sa pera ni Miss Vicky. Sige, yaman na, para matapos ito. Tayo. Okay, i-refer na lang natin to kay Eric sa NBI. Okay, Jemily, makakatanggap kayo na sa pina mula kay Eric, ha? Attorney, hello po. Makakatanggap kayo na sa pina mula sa NBI, ha, kay Eric, para maimbestigan ito, ha? Okay, yes sayo? Po, attorney, willing okay. To investigate po kami, willing to cooperate okay, po kami. Sabi ko nga po kay ma'am, yung tumawag po kanina dito, in silent, in private conversation, in
Actually, kanina niya pa po ako kinakayag na mag-on air para lang mailabas yung side namin, pero in silent, in privacy gawin po namin. Kasi sige, hindi naman po kami vlogger katulad ni Miss Vicky eh. Hindi po ako vlogger. Sige po ma'am, ganun na lang po ang gagawin natin. Ito hindi naman po, sir, po ay imo-monitor po, na Sir Eric na Mercado po ng NBI Region 4A para magkaroon po sila ng sarili nilang investigation. Michin, during the investigation, kukontakin ka rin para mailino lahat ito ha. Huwag ka mag-alala. Ibalik na lang po nila lahat talaga na nakapending na pera na 3.1 kay Ate Jamil, 300 plus na yen, tapos yung sa kapatid niya, 2.4, wala pong magiging gantong issue. Maibibigay ko po lahat sa tao ang pera. Ngayon po, kahit na hindi pa po sila nagre-release na pera, ako po nagbabayad sa tao isa-isa po. Inaayos sige, Michin, po Michin, po Michin, tama na, Michin. Andyan na si Eric Mercado ng NBI Region 4A upang tumulong sa atin at maimbestigan ito at malaman ang katotohanan. At Minchin, isa ka sa kukontakin. Nag-commit din naman si Jay Mali na siya ay a-attend kung ano man yung magiging hearing investigation. Ano, gusto ko rin po, pwede po bang, ano po, sa tanong ko lang po, kung pwede rin po sana pong, kung masasampahan din po ng kaso si Janina po. Sa ano? Sa NBI sa na natin NBI malalaman nyo. Magharap-harap muna kayo ron, ha? Opo. Titingnan natin, kasi, ha? Wag po ng NBI. Hindi lang okay po. Sa NBI ko na po. Dito, marami pong biktima. Tingnan natin kasi, Lorraine, ang komplikasyon ng problema nyo ito, halos lahat ng transaksyon nangyari sa Japan. Opo, yun nga okay po. Kaya po si Janina rin po. Kaya tingnan natin. Mangyayari sa lalabas ko. Tingnan natin kung kalalabas ang investigasyon. Sir Eric. Opo, maganda nga po. Sir Eric, salamat ha sa pag-entertain mo sa amin. Opo, sa lahat ng oras po, pag kailangan po nyo. Sige po, so padadala po namin sila sa inyo dyan at tingnan po natin at medyo may mga complexities ito regarding jurisdiction. And let's try to resolve this matter. Maliban po sa ating application ng ating mga batas, isa rin dito yung problema ng accountability na nakikita natin. Pangatlo ay yung kawalan ng tamang permits para tayo ay sumali sa ganyang business. At tingnan natin, sir, kung may mga violation ng cybercrime law dito, etc., etc. Sige po. Sige po, attorney. Sir Eric, thank you very much po, Sir Eric. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Sige po, ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. And maraming salamat po kay Ma'am Michi, Ma'am Janina, and Ma'am Jamily. Hello po. Opo, antayin niyo na lang po yung patawag po ng NBI po sa atin. Maraming salamat okay po at magandang hapon. Okay po, ma'am. Salamat ng marami. Okay. And the news break muna po tayo. Attorney, mga kapatid, at ang oras natin ay 3:41 po ng hapon. At ang oras po ay hatid po sa atin ng barley. Feel amazing with amazing pure organic barley. At bumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lehitimong IM distributors and federal tires. Pwede po kayong tumawag sa 877-200-00 para mahanap niyo po ang pinakamalapit na federal na tindahan. And also, yung Promag 300 magnesium soap po natin. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan na gamit ko. Wala po tayong tigyawat dahil nga po sa Promax 100. Yung mga rashes. Hindi na naman ako nakapagdala. Kaya nga hindi mo ako dinala na attorney. Next week, promise. Yes. Marami nagtatanong kasi kung yun ba talaga yung ginagamit ko. Yes, gumagamit po tayo ng Promax 300 dahil yun nga po naiwasan niya yung mga tigyawat ko. Ayan. Yeah. So thank you very much sa Promag 300 Magnesium Soap na pwede rin mabili sa Facebook page po ni Atty. Fred. Sa aking Facebook page, sa UPMI official na page. Ayun. So mag-inquire na kayo. Ang sasagot sa inyo. Ano po? Mura lang yun, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Oo, abot kaya ng bulsa. At 3:42 ng hapon, so lamang po kayo, mga kapatid. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Season 2 na, ang wow mali, doble tama. Pranks na parang totoo, ito todo pa.
Ang mga prank stars kakasapa rin sa malupit na panggugod time. Para ako mapaprank. At tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng mga kwento na tatamaan ang ating mga puso. Jose Manalo at Wally Payola sa Wow Mali! Doble Tama! Tuwing Sabado 6:15 PM Tutok na sa TV 5. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports program sa TV. Watch us on these channels. Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports, ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs. Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral? Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalordsaradio5@gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Emoji Nation Season 3, hosted by Maha Salvador. Emoji Nation, more fun than you can emoji. Sundays 4:30 PM, tutok na sa TV 5. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 PM sa TV 5. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Masarap ang tingga ng katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Okay, 3:47 po ng hapon at nagbabalik pong wanted sa radyo. At again, mga kapatid, ang Facebook page po ni Ma'am Maricel Tulfo Tungol nasa screen po ninyo. Maaari niyo po siyang i-follow or i-like ang kanyang official Facebook page po, si Ma'am Maricel Tulfo Tungol. And of course, ayan po, nasa 764,000 followers at meron po yung verified check para po malaman po natin na legit ang account po ng ating Barda Queen Maricel Tulfo
tungol. And of course, ang kanyang ang ating Congresswoman Jocelyn Tulfo, ang mommy po, of course, ni Ma Maricel Tulfo, si Congresswoman Jocelyn Tulfo ay meron pong 160,000 followers at meron po yung verified blue check. So i-follow niyo na po si Congresswoman Jocelyn Tulfo ng AXIS party list. Okay, attorney. Okay, ano yung ating next problem? Okay, may panawagan lang po tayo, attorney. Okay. Paki-explain mo nga sa akin to, Sherry. Anong nare-reklamo nila dito? Panawagan lang po tayo. May nagre-reklamo po dito kay Charmy Castillo Flores. Nasa screen po ninyo, mga kapatid. Mm-hmm. Nag-apply po ito bilang kasambahay, pinamasahihan po papuntang Manila from Bacolod. At nag-advance pa ng 5,000 pesos. Pero hindi lang ata 5,000 pesos ang mm-hmm. Parang nasa umabot ata ng 13,000. 13,000 pesos. Pati pamasahe. Ang problema, attorney, ayun, kasama po lahat at mga kapatid, pamasahe, ang problema, hindi na po malocate. Nako, Charmy Castillo Flores, kami ay nananawagan sa'yo, no? Makipag-coordinate ka kung kanino ka dapat makipag-coordinate. Dahil yung ginawa mong yan, malinaw na staffcase yan, ha? At kung sino man po ang nakakaalam dito kung saan matatagpuan sa si Charmy Castillo Flores, pakisabi o paalam na lang po sa amin dito sa Wanted sa Radyo. Charmy Castillo Flores, 20 years old ka pa lang, gumagawa ka na ng ganyan. Hindi maganda yan. Iha, ang bata-bata mo pa para sirain mo ang kinabukasan mo sa ganyang kalokohan. Okay? Baka pag nakasuhan ka, alam mo kahit saan ka pumunta, matutuntun at matutuntan ka ng hustisya at ikaw ay maaaring maservan ng warrant of arrest. So, iya, pinapaalam namin sa'yo na yung ginawa mo ay hindi maganda. Yan ay isang krimen. Yan ay ang possible case of staffa. Yes. Ayan, mga kapatid, tignan niyo po muli. Ayan po si Charmy Castillo Flores na pinamasahihan po from papuntang Manila, galing po ng Bacolod. So, ito, pinaniwala niyang pagdating niya dito, papasok siya doon sa employer na yon. Yes po. Ganun ang ginawa. Yes, tapos bigla na lang dumating dito at hindi na nagpakita. Hindi na po nagpakita. Pero confirm ba nakaabot dito sa Manila yung batang yan? Yes po. Sinundo pa daw po sa airport. Oh, kung sinundo na sa airport, ba't nawala pa? Okay. Ah, okay. So na... Ah, okay. Sinundo pa sa airport, sumama daw po sa iba. Baka ayun nga. O yan, natin basta. Malaman, kung sino man yung sinamahan na yan, nako, Diyos ko, baka madamay ka pa. Mm-hmm. So again, yan po yung mukha po ni Charmy Castillo Flores na 20 years old lamang po. Okay. Si Mr. Emil Reiteran. Yes. Opo. Magandang hapon po. Sir, baka pwede niyong ikwento, Sir Emil, kung ano po ang reklamo po natin ano ngayong hapon po. Sige sir, go ahead po. Meron na tayong ilang minuto na lamang po. Emil, bilisan mo. Ayun nga po na... Tanggalin mo na kaya yung face mask mo. Ang paalam po sa akin ng asawa ko na mag-upload daw po siya. Tapos, ayun nga po na nalaman ko po doon sa mga kaibigan, may kinakasama po. Ayun po ngayon. Okay, so in short, Sir Emil, kayo po yung nagre-reklamo dahil iniwan po kayo ng Ayun po, iniwan po kami ng mga anak. Ilan po ang anak niyo, sir? Tatlo po. Tatlo. Kasal kayo? Hindi po. Okay. Ang gusto ko pong mayari, ipakulong po siya kasi ginawa niya sa mga anak ko. Lagi niya pong binubugbog. Ayan po. Yan po yung bago niyang boyfriend? Opo. Tapos, ang gusto kong mayari doon sa lalaki, nag-a-abroad po yung lalaki, ipapaband ko po. Okay, saglit lang ha. Nasa linya na natin, attorney, yung kinakasama niya na si Ira Riazon ha. Ira? Hello po, ma'am. Apo, nandito si Emil, kausapin mo. At nireklamo ka dahil sa pag-abandona nyo, abandona mo sa inyong mga anak. Sige po, go ahead. Nakikinig siya, si Emil. Ano yung sinasabi mong hindi ako nagsusuporta? Hindi ko naman talaga nagsusuporta. Magkano? Nasa akin ang mga record ng pagpapadala ko sa'yo through GCash. Oo, nagpadala ka sa akin ng 7,000. Nasabi mo sa akin, magbila ako ng cellphone. Kasi yung cellphone ko, nasa iyo. Kasi hindi mo binibigay sa akin. Hindi ko binibigay. Kusa mo ibinigay. Hindi mo binibigay sa akin kasi nasa Bicol tayo. Hindi mo binibigay sa akin kasi magtatrabaho ko rito sa Maynila. Sa kapatid ko. Hindi mo binibigay sa akin. Tapos, sabi lang. Makasingit lang po. Makasingit lang. Ano pang trabaho niyo, sir? Welder po. Welder po. Okay. Ma'am,
Ano po ang plano niyo po, ma'am and sir? Ano po ang plano niyo po sa mga bata? Ma'am, kinukuha ko po yung mga anak ko sa akin muna. Ayaw po niya. Maghumihingi po ako sa kanya ng ano, na mag-usap kami para sa mga bata na lang. Po, ay, hindi ko po ibibigay yung mga bata kasi ayaw pero po ang sabi po niya sa akin, huwag ko nang intindihin ang mga anak ko at kaya naman niya. Kayang-kaya ko. Kasi, ilan taon yung mga bata? Ilang taon? Apat na taon. Gusto ko pong, ayaw ko pong ibigay sa kanya kasi ayaw ko pong maranasan yung ginawa niya sa ibang anak niya kasi... Ibang anak? Apo. Ba't may anak siya sa ibang lalaki? Apo. Bali, ilan? Arim na po kasama yung tatlong anak ko. Pero mas matatanda yun. Apo. Ayaw ko pong maranasan sa ginawa niya kasi yung isang beses na ginawa niya sa isang anak niya, pinasakay niya sa isang bus, walang kasama. Pinadala niya sa Quezon. Meron. Inakausap. Kausabi ni nanay. Tapos ni mga kapatid mo si ate. Sige nga. Ipakausap mo nga. Ilabas mo nga yung sinasabi mong sila yan. Nagsasabi kasama sa akin. Ako mismo ang naghatid sa kapatid ko. Kasi wala sa... Sila nagsasabi sa akin. So Emil, teka lang ha. Kanina, nagagalit ka dahil itong si Ira sumama sa ibang lalaki. Hindi na issue sa iyo yon. Kasi una-una hindi naman kayo kasal, di ba? Apo po. Ano ba siya, nag-abroad ba talaga o sumama lang sa ibang lalaki? So nandito lang siya sa Pilipinas. Dito po. Pero ang problema mo, yung suporta ng mga batang kailangan niya ibigay. Kahit hindi na po siya mag-suporta, gusto ko na pong umuwi ng Bicol. Gusto kong mayari, bayaran niya yung mga utang doon kasi ang daming utang niya sa Bicol eh. And kaya hindi pa ako makauwi. Kasi base sa pananalita mo, parang siya lang ang may obligasyon magsuporta. Paano naman ikaw? Oh, yan po kasi sir, yung lagi niyang sinasabi sa akin. Ako yung magtrabaho, ako yung mag-asikaso ng pagtatrabaho para maranasan ko yung kung paano siya maghihirap sa pagtatrabaho. Hindi niya nararanasan kasi sir yung mag-asikaso ng bata. Diba una-una, Emil, hindi kayo kasal. So, alam ko, if ever, ang nagiging issue lang ay tungkol sa mga bata. Correct? Apo. Ngayon, ang inaangal mo, Ira hindi nagbibigay ng suporta. Magkano ba dapat ang ibigay ni Ira ang suporta, Bonbon? Ay, ngayon nagbibigay siya. Yung nakaraan linggo po, 600, 250, 300. Ikaw naman bilang ama ng trabaho. Teka lang, Ira. Ikaw naman bilang ama ng mga bata, ano naman ang binibigay mo sa kanila? Bukod sa inalagaan mo, dahil nasa poder mo eh. Lahat po binibigay sa pera, may nagtatrabaho ka ba? Sa ngayon po, wala po kasi hindi po ako makauwi sa Bicol. Sa Bicol po yung trabaho ko eh. Nasa yung mga bata? Nasa akin po. Kasama mo. So hindi, wala kang trabaho dahil hindi ka makauwi sa Bicol? Apo kasi... Ilang buwan ka nang walang trabaho? May ano na po, may isang buwan na po. Okay, pero tanda mo ha, yung pagsusuporta is unang-una binabalanse yan. No? Apo. Base din sa kakayahan ng magbibigay ng suporta at base din sa pangangailangan ng kailangan suportahan. With respect to sino ba ang kailangan mag-support sa mga bata, yung ina at yung tatay. Yung ina at ama ng mga bata. So, usually yan, hinahati yan. Okay? Pero sa ngayon, magkano bang gusto mong hinging suporta kay Ira? Kasi Ira, wala naman siyang trabaho ngayon, kaya siguro at this point in time, dapat lang ikaw din muna support sa mga bata. Siguro, Trini, mas maganda po dahil mawawala na din tayo ng oras. Ganito na lang, sir. Tulungan po namin kayo na magkaroon po ng magandang pag-uusap po sa DSWD. Nasaan po mga bata? Ayan po. Okay. Sige po. Ma'am Ira? Hello po. Hello po. Ma'am, tulungan po namin din kayo na magkaroon po ng magandang pag-uusap po, no? Para po doon sa mga bata. Dahil tatlo po ito. Okay po, ma'am. Okay po. At kung maaari, maganda rin po magkaroon tayo ng magandang assessment kung paano pa po natin matutulungan yung tatlong bata po. Okay po, ma'am. Pero ma'am, magpakita po kayo sa mga bata dahil hinahanap na po kayo. Nandito po ngayon sa TV5, hinahanap po kayo ng mga bata. Maliliit pa po pala ito, ma'am. Okay, ma'am, pinuntahan ko po sila last second week yata. Opo. Sige, ma'am, paghaharapin namin kayo sa DSWD, ma'am, ha? Okay po, ma'am. Po. Salamat po, magandang hapon po. Okay po, ma'am. Thank sir, you po. Sir, salamat po. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio. Okay. And mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Wala pa, attorney. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. And Attorney Villamor, good afternoon and see you again next Tuesday. I go on.
and welcome po sa Bardagulan Serye. At samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Magandang hapon, Shari Roman, at your... Service. At syempre, ako naman si Maricel Tulfo Tungol. And maganda tong topic natin today. Kasi usually, pag New Year, technically hindi naman na New Year, but sa January kasi nangyayari lahat ng mga gusto natin baguhin sa self natin, gusto natin gawin for the rest of the year, mga gusto nating plans na mangyari sa atin for the rest of the year sa 2024 and other future plans na gusto natin for the next coming years. Yes. Ang pag-uusapan kasi natin for today's video is 2024 bucket list. Gaya ng nasabi ni Madam Sel, kailangan kasi may nilook forward tayo sa kada araw na sasalubungin natin. True. Well, may mga ilan na kung ano na lang yung meron, kung ano na lang yung dumating, sige. Just go with the flow lang sila sa buhay. Pero mas maganda kasi yung may nilook forward tayo. Yes. Diba? Na parang mas mapaayos natin yung sarili natin, mas mapabuti natin ang ating mental health, physical health. Yes. Diba? Well, ako kasi, ano? Nagsastart na. Ano ba yung healthy living? New Year, wow, charot. Ano yung mga New Year's resolution mo? Or at least yung gusto mong mangyari sa'yo for this year? Gusto kong 2024 magpakasal. Bucket list. Charot. Uy! Huy! 2024 bucket list natin. Hindi pa kasal yun. True. Alam mo naman yan, gustong-gusto ko pumunta ng Sikihor. Yes. Oo. Dati, sabi ko kasi, for the lonerist lang ang person. Pero feeling ko may kasama na tayo. True. Ayun. Kasi nga po, na-mention natin kahapon na masaya naman ang ating love life. Yes. Kaya, finally, may love life na po siya. May nag-aalaga na po. And ngayon, medyo na bago yung tanaw ko sa taong to kasi may kasama ako. Mm-hmm. So, dati parang ang sinasabi ko lang, pupunta ako na, babalik ako ng Koron mag-isa, pupunta ako ng ganito mag-isa. Pero ngayon, meron na tayong kasama. Kaya, okay. assistant mo, nagigigil ako kung ano na pinatatay sa prompter. Kigil mo kasi siya. Sorry, Regina, sorry. So, ngayon, ang bucket list natin is, gusto ko simulan tong taon na to na una sa lahat, medyo less alcohol na din. Actually, pansin mo, hindi na ako nag-alcohol. Me, wala akong story. Hindi mo lang yung story. Magkaiba yung umiinom ka ng with story tsaka without. Me, pero wala talaga. Okay. Ang huli ko is yung December 30. Oh, may tumawa na nga agad eh. May tumawa. December 30, kasama si Ranette tsaka si Lois and kasama siya. Pero nakabantay pa rin siya. So, less alcohol, wow! More on healthy living ang peg natin uminom, today. Pero, yes. Try to do it, wag lang sobra, kahit kunyari, kung everyday man kayo uminom or like once a week, at least wag naman yung walwalan. Grabe ka naman yung, wala. Hindi kasi, nakita nyo yun, sabi nyo, walwalan. Aminin mo naman, last year, walwalan ka rin naman talga. Minsan pumapasok ka, nagtitaping tayo, may hangover ka pa. Walwal-ira ko yun. Oh. Walwal-ira natin yung... So, gumana yung pink na panty. Gumana siya. Humabol. True. Humabol yung pink na panty. Pero, yung pink na panty, bumili ulit ako ng another set. Bumili ka ng ano, no? Pang-buong year para safe lang. Tinatlo ko. Para safe lang, mami. Para safe. Pero yun nga, sabi ko nga masaya yung ating heart ngayong 2024. Sure. Sabi ko nga sa kanya, isa-surprise ko na lang siya pagbalik niya dito na, Ma'am Sel, masaya yung aking heart. Yes. Pero hindi ko kaya kasi madaldal ako. Oo, at saka hindi niya kayang itago sa akin kasi konti lang yung sinasabihan niya. Kaya siya magpangbuk madaldal dyan. Talaga ako. Actually, nakita na siya ng taga-RTIA nila Kuya Romel. Kasi princess treatment ako. I'm so happy. Ultimo pagbukas ng pinto ng sasakyan. hindi ko talaga ginagawa as in sobrang alaga naman in fairness. So, ang nilook forward ko ngayong 2024 is
mas maging healthy at syempre mas maging masaya. Kasi yung mga nakaraang taon, medyo hindi ko nararamdaman kasi nga sobrang bilis, mm-hmm. di ba? At ang daming ginagawa. Ngayon, mas mababalansi ko yung oras ko with my family, with work. And of course, dito kay ating kuya mo, kay kuya. So, balanse. Dati kasi more on work lang talaga. Mas pinaprioritize ko talaga yung work. And sana makapag-travel ng bongga kasi hindi talaga ako allowed. Maraming, okay ni Nana. Marami akong mura na natatanggap bago ako makapag-leave sa work. So, ikaw anong bucket list mo? Mag-travel. Mm-hmm. Of course, to help more people. Mm-hmm. More than last year, more than the past years. Yes. Yun naman yung goal ng family and even me every year. Mas pagandahin ang Pilipinas, syempre, with the help of Papa. Okay. Ayan. So, may specific yan na lugar. pwede. Yeah, pero, ano pa ba? Travel, magpasaya ng mas maraming netizens dito sa show. Mas marami tayong matackle na topics na makakatulong sa madaming tao. At mas marami tayong makilalang bagong taong makakatulong sa atin and sa ibang tao. Mm-hmm. Diba? Kasi the more, the merrier. At syempre, bibili na tayo this year ng matibay-tibay na Christmas tree. Uy, antabayanan nyo pala yung ating ano naman, November Hollywood. Ay, November segment. Hollywood, November alam segment. Alam nyo, actually, mas pinaghahandaan namin yung November kaysa sa December. So, every year, magpapakonte siguro kami ng guessing game kung sa tingin nyo anong magiging costume naman namin this year. Kasi last year was Little Mermaid. And then, the 2 years ago, ang costume natin is ikaw si Sadness. Sadness and you ako are... Ako witch. Na kulot. Na afro. Dapat pala ano ka, no? Si Joy? Oo. Ako si Sadness. Nung time na yun, medyo nagmamadali tayo, kaya nga medyo makati yung face paint mo, diba? Pero yun. Nagreklamo mo na talaga ako sa kanya. Oh, sabi ko extra in, na, ang kati na talaga ng mukha ko. Sabi niya, ang kati-kati na talaga. Umaalis na siya sa mukha ko mag-isa. Yung wala nga kasi kaming budget nung time na yun. So ngayon, medyo nakaluwag-luwag. Kita niyo naman yung Christmas tree namin. Pero medyo pagod na yung Christmas tree namin. Pero may Christmas tree. It's the thought that counts. Uy, so mga hindi pa nakakanood ng bloopers. Yes, panoorin niyo dun sa vlog ko. So kung hindi pa kayo nakakanood, naka-upload po yun sa Marcel Tulfo Tungol. A YouTube channel. And kung hindi nyo pa napapanood yung Christmas episode namin with Cellboy, ayan, with my good friend Alvin Tang, ayan, panoorin nyo po yan. Namigay po kami ng cellphones dyan. O, yung isa nating kabarda na bigyan natin. Yes, at baka malay nyo ikutin namin ang ibang Cellboy branches. Yay! Para mag-sales lady for a day. So, i-announce naman namin yan para makapunta kayo at ma-meet ang namin yung ibang kabarda. Ang cellphone na magalang. Opo. Ayan. So, yun. 2024 bucket list natin. May nakita ako sa comment section na makapag-ipon. Yeah. And feeling ko naman, staple dapat yung talagang mag-ipon. Gawin yun. Mm-hmm. Dapat talaga natin gawin yun, makapag-ipon. Hindi lang January. Oo. Huwag po ang sama ng loob, ha, ang ipunin nyo. Ipon po tayo ng... Siguro isa sa mga dapat bucket list natin yan, makapag-ipon, makapag-travel. Yung iba natin mga OFWs ang sinasabi, makauwi ng Pinas, makasama ang kanilang pamilya. Bucket list natin, no? Mag-start tayo sa simula. Maglaan tayo ng isang araw o dalawang araw kasama mm-hmm. lang yung ating pamilya na walang distractions, di ba? Mas maraming time for family. And, sa work, kung ano yung tingin nyo dapat nyo pang pag-igihan sa work, gawin nyo. Kung hindi na kayo masaya sa work ninyo, then leave. But, again, dapat meron kayong reserba. Mahirap pong mawala ng trabaho ngayon. Diba? Pero if pinaprioritize nyo po yung mental health po ninyo, na hindi kayo masaya sa work ninyo, may mga ilang kasi hindi ko kaya kahit
kahit gustong-gusto kong umalis, hindi ko magawa kasi may binubuhay akong pamilya. Well, same, 'di ba? Pare-parehas naman tayo nahihirapan sa work. But at the end of the day, kailangan pa rin nating magtrabaho. Wala naman pong madaling trabaho ngayon, yes, mga kapatid, 'di ba? Wala pong madaling trabaho. But kung tingin niyo na hindi na kayo nag-grow, 'di ba, sa work ninyo, especially yung ilan nating mga may mga nakaka-relate, 'di ba? Hindi na kayo nag-grow, sira na yung inyong mental health. Then magpili na kayo ng options, 'di ba? Pero may mga ilan, again, sabi ko nga, hindi talaga makaalis, and that's fine. Yes. As long as kaya nyo, sobrang saludo kami sa inyo kasi kinakaya nyo, 'di ba? Sa family, sa friends, mas maganda siguro na mas less Messenger, Viber, WhatsApp, or kung ano man, more personal bonding. Mas maganda kitain niyo yung mga kaibigan ninyo, 'di ba? Wag lang yung puro chat. Video call. Once in a while, 'di ba? You meet them, not just chat, kumustahin niyo. Kasi ano, importante din 'yon. Kahit na nagle-lessen kayo ng toxicity, you also have to go out and explore the world, explore the Philippines, explore your life. Ayan, kung nalilito ka pa as of the moment, kasi January pa lang, mabilis lang yung oras. So, make it worthwhile. Diba? Gusto ko yung mga kinang-kinang mo talaga sa ano. Diba? Oo. May secret kasi siya. Siguro dahil sa kadaldalan ko din, di niya pa nasasabi. Siyempre binibigay ko yung moment sa'yo. May secret siya. Sasabihin niya daw sa akin, end daw ng January. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ako buntis. Huwag kayong mag-alala. Kasi kung buntis ako, tatalon talaga ako dito. Sasabihin ko naman yun pag nabuntis ako. Pero hindi pa eh. Pero may good news daw siya sa akin. Matutuwa naman siya. Feeling ko naman. Kasi lahat naman ng tao. Even... Oh my God! Feeling ko alam ko na. Ano? Saka na. Oh! Tingin ko na lang. may sarili siya. Ano meron niya rin sabihin? Alam ko na. Pero sige. Ano yun? Oo. Alam mo, sabi din ni Idol Raffy, ang New Year's resolution din daw ng show is mas marami pa kaming matulungan. Yes! Yes! And mas pag-iigihan namin. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po talaga madali yung trabaho namin. And sobrang thankful kami sa mga tao na na-appreciate yung ginagawa ng show, especially ng mga staff din ni Senator Raffy Tulfo. Tomorrow, ako po'y babiyahe din ng... Papatadulo. Ay! Bakit natumba? Ngayon yung sasabihin, naka ilang minuto na. Tomorrow, babiyahe ako ng Mountain Province kasi nga work pa din. Tapos next week is babiyahe tayo ng Aklan. So next week ko na mabibigay yung pasalubong mo. Huh? Ay, today. Padala ko na lang. Oh, sige, love you. May pasalubong daw ako from US away. Condom. Ay! Oh, sige, kailangan ko yan. Na-flavored. ikaw din sa subo. Sige na, please. Ayaw. Ay, wait lang. Uchika ako. Ah, mamaya. Hindi, pero sabi ko kasi sa kanya, sabi ko, parang gusto ko itry yung ano, yung glow in the dark. So, bumili siya ng glow in the dark. So, okay naman. Okay naman. Nahanap mo. Sa dilim. So, ayan mga kapatid. Ay, nako, I hope to meet you soon. Sabi ko sa kanya, pagbalik ni Ma'am Sel, sabi ko, hindi pwedeng hindi mo siya ma-meet. Yes. Kaya kasi uuratin ako ng uuratinan. Siguro, minsan pag hinatid niya ako or sinundo, papakilala ko siya sa'yo. True. Ayan. Pero, ayan, sobrang, hindi ko in-expect tong taon na to na may makakasama ako. Oh, hindi, actually. Hindi ko talaga in-expect. Yun naman yung pinakamaganda eh. Yung, kasi usually yung mga in-expect mo, hinahabol-habol mo, mas lumalayo. So, pag hindi mo hinahabol, yun yung kusang lumalapit sa'yo. Na-mention ko sa kanya to, sabi ko, sobrang bilis kasi. Na-mention mo yung pink na panty. Minention ko sa kanya yun. Ah, totoo ba? Kasi nga madaldal tayo. Tapos sabi ko, naalala niyo po yung isang segment na sinabi ni Ma'am Sel na, na hindi siya naniniwala sa tagal o bilis ng relasyon. May mga ilan,
2 years mong gustong-gusto. Mm-hmm. Diba? Ang tagal mong gusto tong tao na to. Tapos, lagi lang nagpapadaplis ng pakilig. Pero hindi ka pinapanindigan. Mm-hmm. So, ang tagal mong... so, ang tagal mo siyang hinahabol, ang tagal mo siyang gusto. Tapos may dadating sa'yo na parang as in sobrang smooth lang. Wala kang hinahabol, wala kang finoforce na chemistry, wala kang finoforce na conversation. And then, swak lang kayong dalawa. Dati kasi parang against pa ako sa kanya nun eh. Mm-hmm. Na parang sabi niya na, mabilis. Wala naman sa ano yun eh, sa tagal-tagal eh. Wala. Dun ko na-experience yun na... pag matured ka na sa isang sa bagay na yon, parang ang bilis lang, parang hindi nagmamatter sa'yo yung paasahin mo pa yung tao, titigdan mo pa, ang daming but. Yun nga yung sinasabi ko na dapat, alam mo yon, kung honest ka naman with what you feel, kung may nanligaw man sa'yo, tapos hindi mo naman talaga gusto, you can tell the person naman na maging friends na lang tayo kasi hindi talaga, ayoko masayang yung time mo. Yes. Ayoko rin masayang yung time ko. So, para you can look for someone that will love you and makakahanap din ako ng someone that I will like. Yes. Diba? Para hindi sayang time nyo parehas. Feeling ko, isa yun sa dapat maging bucket list nyo is maging honest kayo sa nararamdaman nyo or even sa ibang tao para hindi kayo nag-waste ng time ibang tao at the same time your time. Yun. Kaya dun ko na realize yung sinabi mo. Oo, wala kasi talaga. Kasi before akala ko na parang dapat kilalanin mo pa yung tao. I mean, kilala mo. Pero I mean, dapat patagalin masyadong mo. Masyadong matagal. Oo. Kasi yung culture natin dito, masyadong pamigay pag sobrang bilis. Yes. Pero kasi, sobrang bilis talaga ng oras. As in, sobrang bilis ng time. So, kung alam mo naman sa sarili mo at ikaw lang naman makaalam nun na, gusto ko na talaga siya. Then go for it. Then kung hindi nag-succeed yun. Or nag-succeed man, di, at least you tried and then go to the next kung nag-fail yung una. Yes. Diba? That's part of dating talaga. Kasi once you get married naman, that's for the rest of your life. Yes. You cannot jump. So, diba? Enjoy the dating life. And kaya, na marami akong pinupush na friends ko rin na, hindi, mag-date kayo. Like, I won't force you to marry agad, kahit na nasa right of age. But, kung nasa dating scene, go, date lang ng date. Kasi wala namang masama. Dalaga ka. Mm-hmm. Binata siya. Unless, like, alam mo yon, medyo delicate yung sitwasyon or nung lalaki, delikado yung lalaki. Diba? Pero kung hindi naman, go lang ng go. Wala namang masama. Di, kung hindi nag-workout, di, dagdag friend. Mm-hmm. Yun naman yung sa akin. Like, pag hindi ko nagustuhan or hindi talaga mag-workout as lover. So, di, as a friend, nadagdagan ka ng friend. Mm-hmm. Tsaka ano eh, tinake ko yung risk na yun eh. Mm-hmm. Nasabi ko, sa love naman talaga, you will take sabi risk. Sabi ko, wait lang ha. Sige, try kong makipag-date ulit. Sabi ko, tinry ko lang talaga yun, me. Mm-hmm. Tapos parang after nung araw na yun, parang gusto ko ulit to kausap bukas. Parang gusto ko ulit siya makita bukas. Parang ganun yung feeling. Oo. Tapos, ibig sabihin, nandun ka pa sa stage na gusto ko siya eh, kaso parang, alam mo yun, parang gusto ko pa siya makita more. Yes, tapos... To confirm. Yes. And then, dumating na yung araw na lagi niya na ako sinusundo sa work. Kaya nakilala na siya ng taga RTIA. Mm-hmm. Kasi lagi siya nagsusundo. Tapos minsan naghahatid siya kapag wala siyang meeting sa morning. So, yes. Naghahatid siya. Kaya nakikilala siya ng taga RTIA. Even yung mga guards ng TV5, nakikilala na din siya. So, yun ko. Doon ko na-realize yun. And ayun, nag-take lang ako ng risk bago matapos yung taon. Na sabi ko parang gusto kong... makipag-date. Kasi hindi talaga ako nakikipag-date, di ba? Medyo takot talaga ako. As in, sobrang takot talaga ako. Ganun lang naman yan. If it works out, then good for you. If it doesn't, then go on to the next, di ba? Mm-hmm. Kasi, I'm pretty sure may nilaan talaga si Lord. Kahit, di ba, yun yung sinasabi ko na kahit ayaw mo kung yun yung nilaan sa'yo, gagawa ng way si Lord na maging kahit asar na asar ka sa kanya, pero
pag nandyan siya, hindi ka mapakali, di ba? So, hindi mo maiwasan yung destiny kung sino talaga yung nakalaan sa yung maging asawa mo or maging boyfriend mo or dadaan lang sa'yo. Mm. Di ba parang yung huli, yung dumaan lang, akala mo, ay, si jowable, pero ang tagal na kasi walang progress. Wala diba? Wala. Pero salamat na lang din sa pakape. Pati si Ma'am Sel. Thank you na lang sa lahat. Pati si Ma'am Sel nakatikim ng kape. Pero thank you. Tapos nag-message pa yun. Mm-hmm. So, sino sabi? Daw siya? Sino daw yung baby thank boy? Thank you. Pero kaya ko nang bumili ng Spanish latte. Oo. Kayang-kaya na. At binibila na ako ngayon. With food. With food na. So, yun mga kapatid, sa ating topic for today's video is yung mga bucket list ninyo na sana mapunan natin no bago matapos ang 2024. Mm-hmm. May mga ilan dyan gusto magpatato. Yes. This year gusto magpatato. This year gustong ikasal. This year gusto magka-jowa. Magka-baby. Maraming bucket list na pwede nyong gawin. Depende kung ano yung trip nyo. Like, ako kasi pag nagba-bucket list ako, it's not just for this year. It's usually pang long term. Oo, na 3 years, 4 years. Lalo na pag may family ka na, hindi na pwede. Pag siguro dalaga ako, I can do, this year, ito, gagawin ko, bibilhin ko. Alam mo yon, parang ito yung ma-achieve ko. Pero ano yung nilulook forward mo this year? Maliban sa magka-baby. Magka-baby and yung announcement ng, yung, So, okay. Gagawin namin yun. I'm so sorry guys, yung audio nyo medyo nabasag. Okay. Oo, gagawin namin yun siguro. Gagawa pa kami kasi ng video about it. So, siguro yun na lang yun. Iyak ako, Mi! Mag-vlog ko. Ano ba? Wala ka ng time mag-vlog? Wag na ako. Hindi. Ibibidyo ko yung pag-iyak ko. Mi! Baka naman kumita ka pa dun, ha? Kasi nga nung ano nga, umiyak nga ako. Oo. Pero, yun. Yun naman yung sinabi ko sa inyo last year din. It's something na I'm happy to share with you guys kasi kasama ko naman kayo along that journey. So, ayun. Excited na ako and looking forward. And kung mabigyan man kami ng baby this year, next year, doesn't matter kung anong year, but every baby is a blessing. So, Yeah! Ang topic, wait lang, seryoso ba? Ha? Seryoso ba? Alin? Pag mami, putis ko. Wala. Pero hindi pa ako nagkaka-period ulit. Ganun ka-honest. Pero kasi may picos ako, tsaka ireg ako. So, okay. Hindi natin pwede gawing basehan yun. But, yun, if ever naman mabuntis ako, you know I would tell you. At dito ka sasabihin sa bar de yun. Wait lang, bigyan mo naman ako noon. Baka mamay magulat ako, Mi. Yun nga yung... Umiiyak ako dito. Yun nga yung pinaka-ano eh. So, ayun. Ayan. Alam nyo, bago nyo simulan din yung bucket list ninyo, kuha kayo ng papel. Ilista nyo doon yung mga gusto nyo. Alam nyo, mag-start kayo sa sarili nyo. Mm-mm. Well, sinasabi nyo kasi, change your look. Ayun, kung gusto nyo magpagupit, kung kilala kayo ng mga tao as mahaba palagi ang buhok, then magpagupit kayo. Oh. Diba? Magpakilay kayo. O kaya magpakulay kayo. Kung ano yung magpapabus ng confidence ninyo. Mag-change kayo ng style ng damit nyo. Bahala kayo. Ako kasi, nag-start na ako mag-change ng style late last year to this year na puro neutral, black, white, gris. Yung hindi na ako masyado mahilig sa printed. Kasi parang, nandun ako sa era na tita na tayo. Tita feels. Pero, bagets yung mukha, pero tita feels. Hindi, kasi mas easier din for me. Kasi, hindi ka tulad before, nung dalaga ako, ay, kailangan ganito, tas magpapares-pares ka pa. I mean, I have the time, pero I don't wanna waste my time on styling the clothes that I wear every day. Kahit na nagsashow ako. Mas gusto ko yung plain na lang. And it's simple, it's elegant. So, it represents me. Katulad ng Sister Sanitary Napkins and Panty Liner. Sisters Feminine Care, stand proud. We are one. We are sisters. I love my sisters from Mega Soft Hygienic Products. Yes, and again, mga kapatid, kung medyo gusto niyo mag-try ng panibagong
ng panibago sa self ninyo. My favorite. I-try nyo tong Sisters Sanitary Napkin and Panty Liners na gamit na gamit namin. Ito po yung, actually, ito talaga, hindi gusto namin kayo ini-etchos ngayon sa panty ito namin. Talaga. Ito talaga yung ginagamit namin, lalo na yung panty liner. Ito sa kanya overnight. Ako ang mas gamit ko ito. Yung panty liner. Everyday yung panty liners. Lalo everyday. Na, pagpatapos na yung regla, pwede na rin yan. Like, yes. Fourth, fifth day. Depende kung gano'ng kalakas pa din. Mm-hmm. At saka again, syempre sabi nga po ng Sisters, panty liners are designed for the busy woman of today. Pero ito yung pinakasulit pa. Yung promo pack nila na may panty liners, may regular flow na pads, and then may overnight, yung night pads day. Nila, yung pang heavy flow. So usually, minsan, ang ginagawa ko, pag medyo malakas pa rin ang fourth and fifth day, gumagamit pa rin ako nitong, pero yung regular na, hindi na yung overnight, kasi sayang pag yung overnight pa rin, tas sakto lang. Mm-hmm. So, I use na yung ano, yung pang day, hindi na yung overnight. Tapos, after it, yung sixth day onwards na, as in regular days, wala nang period, I use the panty liners na. Kasi wala, para hygienic lang. So, ito yung pinaka-best kasi you get 8 pads of the night pads and then you get 8 pads din ng yung day pads, yung normal, yung regular. And then you get 8 panty liners. So, maganda siya pang travel kasi sulit din yung price. And then you get yung magagamit nyo for every menstruation cycle nyo a month. Diba? And meron din silang ito, yung pang pwede pang hand carry na overnight. Ito kasi talaga ginagamit ko, pero hindi pa naman tayo naaabutan sa flight ng period. Si Odette, yes. Ang ano, grabe suki yun. Ng sisters, kasi siya natatamaan talaga siya ng regla pag kaya, flight. Parang lagi. Oo, tsaka pag kunyari, yung trip namin, swimming trip. Meron. Oo, meron. Nagkakaroon first day, ganyan. Ay, pero na-discuss yun. Di ba nagsastop yung mens natin kapag... Oo, pag nagsaswimming. Pero, it's not advisable eh. If you have period tapos you want to go swimming, wag na. Kasi, pag yung menstruation nyo, lalo pag first day, second day, nire-release niya kasi yung dumi sa katawan natin. So, mas feeling ko, ma-risked naman yung swimming. Mas okay yung matanggal yung toxin sa katawan. Yes. Kaya yung iba, 'di ba pag may PCOS, so hindi siya regular na nagkaka-period. Kaya nagkaka-pimple kasi nga hindi na release yung hindi ano, nalilinis. True. So choices lang. Yun siguro isa sa bucket list din natin 'yon, napiliin ng sisters. Yes. And at the same time, hygienic purposes, 'di ba? Kung hindi niyo alam yung tamang pads na gamitin niyo, you can ask naman OB. OB or your peers kung ano ba dapat yung right pad for you. Like kung overnight ba, regular pad ba, dapat ka bang mag-panty liner. Kasi yung iba, nairita pag may nakalagay sa panty. So, it's really your preference. But, yun. Madami kayong choices kapag ano. Yes, at saka alam mo sa morning, sa araw-araw, lalo na pag long day, minsan dalawa o tatlong beses ako nagpapalit ng panty liner. It's ano, hindi well, naman siya hindi naman siya bulky. It's a panty liner. Parang ano ka lang, para lang alam niyo 'yun, medyo naiiwasan na direct through our undies. Sa undies natin, no, yung dinidischarge. Well, ito naman mga kapatid is marami naman tayong viewers na babae. So, yeah. Ito ginagamit ko tong panty liner every day at lagi ako nagbabaon sa bag kasi nga po pag may mga discharge, hindi ako nagpapalit ng panty liner nang hindi nagwa-wash. Then, kung wala talagang bidet, wipes will do. Yeah. And ito po kasi sobrang ano niya, sobrang comfy niya, hindi siya bulky. You wouldn't feel it. Yes. And para nakaka-fresh kasi kapag well, kapag kunyari hindi ka nga nag-wash, 'di ba? Nang irritable. Nakaka-parang kadiri yung feeling. Oh. Lalo pag nasa plane ka, oh my god. Oo, kailangan nagpapalit palagi ng panty liner. So ito, hindi ako nag-i-irritate sa sisters. At also doon sa kanilang napkin. No, ito kasi gamit na gamit ko to kasi everyday kong dala sa bag. May dala akong ganyan sa ano, sa trip ko kasi hindi naman ako nagka-period. So, yung panty liner lang nagamit ko. Yes. So ito naka lagi yan, lagi itong nasa bag ko kahit mag-bag raid pa kayo, nandiyan yan palagi sa bag. Okay, sige nga.
Bag-grade nga kita. Ito mga kapatid, meron tayo makakasama from Malaysia, si Ma'am Giselle Sornito, na isang school cleaner. Hi Ma'am Giselle! Happy New Year! Hello! Hi Ma'am! Good afternoon and welcome po sa Vardagulan Serye. Ayun. So, Ma'am Giselle, kayo po ay nasa Malaysia ngayon. Ilang taon na po kayo nasa Malaysia, Ma'am? This year, mag-8 years na po. Grabe naman ang 8 years. Umuwi po kayo ng Pinas, okay. Ma'am. Hello, Ma'am. Hindi pa po. 8 years straight? Hindi. 8 years straight, yan ma'am. Po ang sa... Nagwawala. Yan po ang sa... Tawagan natin siya ulit. Nagwawala yun. Wait lang, ma'am, ha. Ayusin lang natin. Yan po. Hello, ma'am? Yes. Ayan. Narinig niyo po. Opo, patong niyo lang po yung cellphone sa ano, sa ano lang, ma'am, sa patag na patungan para yes. Hindi po magulo din yung signal. Yan. Kasi ako sa kwarto, kasi ano, tawag dito yung lifetime na kasi ng mga estudyante, kaya bawal kasi yung maka-video ako doon sa classroom. Okay. Yung mukha ng mga bata. Ah, okay. Sige, Ma'am Giselle, mabilis na lang to. Kayo po ba, ano po yung mga, ano po yung bucket list nyo ngayong 2024? Ano po yung gusto nyong i-look forward, baguhin, o ano yung gusto nyong ibahin. Ma-achieve? Yes, ma'am. Go ahead po. Yun lang po. Sana makauwi ng Pilipinas. Yun lang. Oh, yun nga yung ano. Yun la. Makauwi ng Pinas. Ah, naiyak na si ma'am. Kasi 8 years na siya nandun eh. Nakakontract ka ba, ma'am? Illegal pa ako dito. Ano, madam? Sorry. Illegal pa ako dito. Wala pa akong visa. Illegal si madam. Anytime pa ako makakauwi. Pero, hindi pa ako makakapali. Ah, okay. Pero choice nyo bang makauwi? Opo. Kasi yun nga, uwi din naman ako ng Pilipinas. Wala din naman, hindi ko din naman maibigay sa mga anak ko yung pananaw. Hindi na kasi nag-iisa lang din naman ako. Okay. Okay, ma'am. Kung baga wala din naman akong katuwang pagkakupo. Medyo nag-choppy yung line ni ma'am. Mm-hmm. Ma'am, saglit lang ha, tawagan ka ulit namin. Opo. Medyo nag-choppy lang yung line ni ma'am. Quiz pa suyo naman. Ayan. Kasi 8 years na si madam, pero illegal kasi. Illegal, pero gusto niya nang umuwi. Tama ba? Pag yes, narinig ko, niya. Kahit di na siya makabalik. Mm-mm. Gusto niya na lang makauwi. Pero tingnan natin kung may maitutulong tayo kay Ma'am Giselle. Pero yes. Ang problema po dyan, mga kapatid, kapag ito po ay illegal, medyo maproseso po yan. Mm-hmm. So government to government po talaga ang proseso pag ganyan. Okay, yun nga yung sinasabi natin kanina sa first part ng show, may mga OFWs tayo na ang bucket list po talaga is makauwi ng Pinas. Yes. And sana po, no, lagi po namin hinahangad yan sa mga OFWs natin na sana makapag-for good na dito, kung may makonting ipon, di ba? Makasamang kanilang pamilya. Tingnan natin, no, kung may magawa tayo kay Ma'am Giselle Sornito na nasa Malaysia ngayon. Kasi ang problema po, illegal yung kanyang mga dokumento po doon. Okay. Si Ma'am Edelisa na nasa Saudi. Hello, Ma'am. Ma'am Giselle? Okay, wala pa. Ano ba? Yung kausap natin kanina... Ma'am Giselle... Ah, Malaysia. Siya yung gustong umuwi? Mm-mm. Ah, okay. I thought Saudi. Oh, si Ma'am Edelisa. Nandiyan na din. Ayan. Para malaman natin. Isa pa, no, mga kapatid, sa pwede niyang i-bucket list, kung meron kayong natitipuhan na isang restaurant, mm-hmm. gustong-gusto niyong kumain doon, kahit mahal, mm-hmm. ay hindi, wag lang Wolfgang. Hindi ko kaya talaga doon. Ooh. Hindi ko kaya doon. Buti na lang may nanlibre na iba. True. push nyo kumain kayo mag-isa doon. At least napunan nyo yung bucket list nyo, di ba? Mm-hmm. Meron pa. Kung ano yung mga
outdoor activities na gusto ninyo, basta kung ano yung mga bago na gusto nyo i-explore, ilista nyo. Ilista nyo na para may, tapos idikit nyo lang somewhere, sa dingding, ninyo naman, sa desk ninyo. Maganda kung makompleto nyo, pero syempre, no pressure. Syempre, ilista nyo rin yung priority nyo munang goals and achievements. And then, the rest, diba? Parang, doon kayo nakafocus, and then kung may extra time kayo, extra, tawag the opportunity, diba? You can finish your bucket list. So, diba? Meron din tayo, try nyo daw na, kumbaga, kung wala pa kayong driver's license, mag-start kayo talaga ng as in super small lang. Mag-aral kayo mag-drive. Mag-aral kayo mag-drive para magkaroon kayo ng license. Mag-try kayo ng panibagong dish. Diba? Kung meron kayong matagal nang gustong itry na lutuin, lutuin nyo. At least napunan nyo yung isang bucket list nyo na yun. Diba? Meron din tayo, try nyo yung panibagong hobby. Alam mo, gusto kong hobby ngayon, gonchilyo? Tama ba yung term ko? Yung... Gonchilyo? Gusto kong itry yun. Gonchilyo ata yun? Gonchilyo. Hindi ko sure, ha? Gusto ko itry yun. Tawagan nga natin si Nanang. Charot. Gusto ko itry yun. Ano ba yung mga bagong hobby na pwedeng pagkaroon ng interest ng mga netizens natin? Diba, hobby? Luto? Bake? Yeah, diba? Ako, I bake pero on my free time. Or try a new sport. At madami nagyaya sa akin ng badminton ngayon eh. Badminton, tennis. Mm-hmm. Ah, tama ba? Tennis. O, tennis. Kaya lang kasi, mahal ang tennis. Oo. Medyo mahal ang tennis. Yung ano pa lang nila, yung raketa nila, medyo mahal. Pero sabi kasi nila, meron daw mga narerentahan. Pero kasi syempre mas maganda, kapag nag-try ka ng mga bagong hobby, make sure na yung hobby mo na yon is talagang financially kaya mo. Yes. Diba? Huwag natin ipilit ang isang bagay pag hindi kaya, okay? Walang pressure, diba? Yes. Just do what you want, enjoy your life. Ayun, kaya mo yung boxing. Diba? Hiking! Tama, Regina. Hiking. Hmm. Ah, talagang sa'yo pa nang galing ang hiking, ha? Tigas mo din, ha? Hiking, boxing. Sa office nga, hirap na hirap ka maglakad, eh. Hiking pa. frisbee? Uso pa ba yung frisbee? Well, sa mga mayayaman. Si Attorney Garrett, hindi na nag-golf. Wala na siyang time. Pero gusto niyang mag-golf, di ba? Ano na, golf na lang. golf na lang eh. True. Oo. Or activity. Yun nga. Or something that you and your family can enjoy, you and your partner can enjoy. Like kaya sex, natin ganyan. Kaya mag-yoga. Hindi na, mag-yoga, sayang time. Sex na lang. Yoga. Para, di ba nakaka-relax daw ng mind yun? So, kung ano yung feeling comfortable kayong gawin, masaya kayong ginagawa nyo, di ba? Wala namang tamang time to do it. Kung hindi mo gagawin now, when, di ba? So, like, kung you have time, do it now, di ba? Doon mo, at least, madidiscover mo doon kung gusto mo ba talaga siya or gusto mo lang matry, tas hindi mo, at the end of the, ano, hindi mo pala gusto. So, you can move on to the next hobby. Mga kapatid. Ah, true. Pero kung alam niyo, maganda rin na, kunyari, pag medyo mailap kayo sa tao, try niyo na mas makibonding sa kanila through, alam niyo, personal bonding talaga. Not through text, not through chat, not through video call. Mas maganda na mas na papakita natin yung care and pag-alaga natin sa mga taong nakapalibot sa atin sa personal. Mm-hmm. Tsaka siguro mas maganda rin, mga kapatid, mas maging socialize, ma-socialize tayo sa, ayun, sa mga taong nakapaligid sa atin. Diba? And also, pwede kayong mag-try ng new book. Diba? Mm-hmm. Kung medyo gusto nyo ng, ako nga gusto kong basahin mga law. Kala mo naman talaga. Pero kailangan ko kasi sa trabaho. Diba? Kailangan natin sa trabaho yan, yung mga ganung mga babasahin. Ito kasi feeling ko, pwede mga kay Attorney Garrett. Pwede mga kay Attorney Garrett, baka pwede naman pahiram ng mga libro mo. Ayan, about law. Diba? Madami. Kasi, madami siya. Diba? Tapos,
Actually, may nagyayaya sa akin, tri-country. Vietnam, ay, Cambodia, Inter-Asia. Thailand. Oo, kasi magkakadikit yun eh. Mm-mm. Pwede so, kang mag-travel through bus, kunyan, hindi mo na kailangan mag-plane. Yes. Ako oh. na-try ko, try kaya natin. Thailand and Cambodia. Try nga natin. Init, mami. Mahirap magpaganda. Pero try nga natin. Vietnam, gusto kong, hindi ko pa napumuntahan and I really want to see it. Tara. Wow, dami free time. KKV. Mag-leave ka muna. Ako kasi anytime. Me, tulungan mo ako doon. Me, kaya kayo yung gusto ko isama eh. Kasi tutulungan mo ako. Bart Agusto, Vietnam. Me, tulungan mo ako. Kaya hindi kayo gusto ko isama. Pero weekend dapat. Hindi okay. Pwedeng weekday. Hindi. Tapat natin ng Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Di Friday dapat ng... Hapon yung flight. Oo. Like mga 6, ganyan. O kuya Gami, na. Since ikaw lang yun nandito, ikaw lang kasama namin. Oh, true. O kasi sabi nila, si Trisha nga daw, parang wala naman daw 100K yung ginastos niya. Hindi, as depende. In, hindi daw super pricey sa, oo, sa Vietnam. Hindi naman sa Thailand and sa Cambodia. Mm-mm, kaya sabi ni, si Trisha kasi yung isang editor natin. Pero mahirap kasi mag-try country. Alam mo bakit? Kasi sa sobrang daming magandang puntahan, mm-hmm, hindi ka makaka-concentrate. Mm-hmm. So, maganda talaga, since malapit lang naman siya sa Manila, Vietnam. Kasi marami din makikita sa Vietnam. So, kung 3 days lang, I think much better kung mag-focus ka sa Vietnam lang. And then, okay. Another time, 3 days, 4 days lang yung free time, Thailand naman. Kasi marami din makikita doon. Mm-hmm. Tapos, ganun din sa Cambodia. Mm-mm. Tara ba? Oo. Alam mo yung Temple Run na game? Ah. Doon inspired din sa Cambodia. Yung mga temples doon. Okay. Oo. So, malay niyo mga kapatid. Parang ka nagta-temple run. Ay, parang gusto ko tuloy. Cambodia. Tara. Ooh. Me. Kaka-start pa lang ng year, me. Live agad. Me. Me. Alam ko bakit, di ba? Me, lupit mo. Kasi hindi po talaga ako allowed mag-leave. Hindi naman, allowed naman. Pero kasi... Hindi yung, talaga ina... Hindi ako allowed. Yung kanya kasi, biglaan. Mm-mm. Minsan nagbubok ng Boracay. Hindi kasi... Hindi kasi po, mga kapatid... Sa akin pinagkakatiwala ni Idol yung show. So, mahirap din na walang kasama din yung mga attorneys. Kaya hindi ako basa-basa makapag-leave. Kaya ayun, kapag magpaalam, actually okay kay Idol eh. Yes. Kay Auntie tsaka kay Ate Shane mahirap. Kaya kailangan ko to. Kailangan sure. ko to. Kailangan ko yung powers niya. Bakit? Kasama si Ma'am Sel. Oh, di ba? Wala True. Na palagyan. Di na palagyan. Oh, lalo na kay Kong. True. Hindi, kasi nga, ang inaalala din ni Mama yung show. Eh, I mean, yung exactly. show, yung WSR and even yung Barda. Kasi hindi naman kasi siya parang sa WSR na, kunyari, wala siya. Pwede si Marsh. Ako din, kunyari, dito kasi sa show namin, pag wala yung isa, wala makakapag-taping. Wala. Kung wala nga si Gami, wala rin makakapag-taping eh. Ganon diba? Ka-powerful yung show. Ganon ka-powerful si Gami. True. Diba? Pero pag naputukan ng ano, akala mo, na pumuputi. Shopee, nakamakinang eh. Dito eh. Namumutla eh. Okay. So yun, isa sa mga bucket list. Uy, isa sa mga bucket list natin, sana makaalis na tayo. Yes, as Barda. As Barda. Kasi ilan lang po kaming Barda dito? 5? Mm-mm. Kung bibilangin lang kami lang ah. 1, 2, Gami, Ranette, Kuya Ronnie. True. Actually, 5 lang kaming nagpapagana ng Barda. Mm-mm. Diba? Sama natin si Regina, nagiging SP na po. Si Regina na po yung segment producer natin eh. Sa sobrang wala kaming budget, nag-iiba yung SP namin. Once in a while. si Regina po ang segment producer ngayon. True. Siya ang naghahanap ng topic at saka ng mga interviews. Kasi sabi ko, uupo si SRT. Sabi ko, baka pwede ka. O siya naman, ang dami niyang kinuha na topic ni. True. At ang dami niyang interviews. Chismosa kasi yan. O, ito si Ma'am Edelisa. Okay na ba siya? Mm-hmm.
Edeliza Carcuevas Khan na nasa Saudi. Ma'am Edeliza. Hello. Ma'am Shari, ma'am sir. Good morning. Hi, good morning. Oh, good morning, madam. Mukhang hindi pa nagmumog ang person. Nakapagmumog na ba? Good morning naman sa'yo, ah. Yeah. Ayun. So, ikaw na, Ma'am Edeliza. Ano ang iyong bucket list? Ano yung gusto mong mapunan this year? Ano? Kailangan ko ngayon mag-ipon. Ah, ipon. And then? Hirap kasi mag-budget ngayon. Nakalista tuwing ano. Nakalista na lalo na may college ako. Mahirap. Tapos kulang pa yung sahod ko, puro na lang advance. Alam mo, madam, tingin ko ang kailangan mo is budget. Mas more on pagbabudget. Mm-hmm. Kasi feeling ko lagi naman tayo, part na talaga natin yun yung pag-iipon. Pero hindi lang tayo madalas marunong mag-budget. Ay, correct mo. No, correct naman din. Kasi ano, kulang talaga. Hindi ko talaga ano ko ngayon. Lalo na dito sa Saudi, bawal kami maghawak ng pera. Bawal po kayo maghawak? Bawal maghawak ng katulong ng pera. Kailangan pagsahod mo. Hindi ko nga nakita yung anong itsura ng pera ng Saudi. Ngayon ko lang nalaman yan. Paano ang system, ma'am? Pag kalimbawa sahod mo, tanungin ka ng amo mo, no? O ano, ipadala ko na to sa Pilipinas. Magkano ipadala mo? Tapos ang ano niya kasi dito, tawag nito. Pag may halimbawa, may ilista mo, pera mo, hirap mo kunin. Kaya hindi mo talaga anong hirap mo. Ah, so ibig sabihin, hindi dumadaan sa kanya, diretso sa Pinas. Mm-hmm. So, paano yung pera niya dyan, ma'am? Like yung para mga pang, ano paano niya lang? Paano yung pang, ano mo? Bili-bili. Like, yung, kunyari, bibili mga sabon, ganyan. Or yung mga kailangan mo. Hmm. Ano? Sabihin mo sa kanya, bigyan ka niya na, ito, offer ngayon, gusto mo mapabili, ilista. Tapos pag-uwi mo daw, pagkatapos ng kontrata mo, doon kayo magbilangan. Kung may natira ka pang pera o wala. Parang hassle naman. Parang mas ayaw mo na ba umuwi? Parang hassle. Umuwi na nga ako dyan, ma'am. Ay, punta nga sana ako dyan kaso walang time eh. Ay, sayang naman. Pero ma'am, ngayon ko lang na-realize. Ngayon ko lang na, nalaman. Mm-hmm. Yung ganyan. Even ba sa mga OFWs natin dyan, ganyan din po ang siste or sa iyo lang? Sa amo ko lang kasi may roles siya eh. Mayroon siyang, hindi daw, ano, yung nasa kontrata, wag daw sundin. Hmm, grabe naman, hindi talaga pinapahawak yung ano. Mm-hmm. Yung mga... Hindi. Kasambahay niya ng gano'n? Ng pera? Ay. Di ba dapat hindi? Yung pera mo, hirap. Sabi ko nga sa kanya, dapat kaliwaan. Ibigay mo sa akin yung pera, sahod ko, magperma ako. Ayaw niya. Pero ma'am, ano po ang sabi ng agency niyo po dyan, ma'am? Well, hindi kasi ako dumaan ng agency dito. Kinuha agad ako ng... Ah, direct hire po kayo. Sa Pinas may agency ako, pero dito hindi niya ako dinaan sa agency. Wala kayong FRA dyan, ma'am? Ano? Parang, mayroon. Oh, ayun naman pala, ma'am. Bakit hindi pero po hindi kayo... Pero hindi ako dinaan doon. Kinuha niya ako sa may airport lang. Sinabi ko naman sa may agency ko, wala namang reply. Legit ba yun? Kinuha ka lang ng amo mo dyan? Itatanong natin yun. Eh, may FRA naman po tayo. Dapat doon po kayo rumekta sa FRA natin. Ah, FRA po ng agency po ninyo. Oops. Kaya nga sa nag-message na ako, wala ding reply. Mm. Kaya ang hirap kaya magpadala ako, naka-budget, tapos yung iba, yung halimbawa, may natira pa. Halimbawa, 150 o 100, sabi ko, ihulog mo sa may Gcash ko para na rin na
In case na emergency, pag gusto ko na bumili ako dito, may makuha din ako na ano. Mm. Hirap. Ma'am, pa-check muna, pa-check natin ma'am, sa ano. Pa-check natin, ma'am. 50 pesos lang. Opo, pa-check hirap natin, ma'am, yung ano, yung kung tama ba ng ganun. Kasi parang hassle nung ganun, ma'am, tapos hindi po nakikipag-ugnayan sa inyo yung agency, pati yung FRA. Tapos, hindi po dumadaan sa inyo yung pera. Pero tama po yung pinapadalang pera sa pamilya po ninyo. Tama naman po yung halaga. Pag sinabi niya, oh, ito, padala lahat, tama naman siguro. Wala namang, wala namang binigay na resibo. Pero ganun yung, ano, sabihin niya lang, oh, ito yung pera mo, 20,000 doon. Kasi mababa yung palitan. Parang hassle. Ma'am, sige ma'am, pa-check natin ma'am ha. Bigay nyo na lang din sa amin yung contact ng agency po ninyo para yes, i-double-check natin. Check namin yun. Ang tagal na namin kayong kasama dito sa Barda. Hindi naman po ni Reese yan, madam. Bago ako lang dito sa Saudi, ma'am, uman ako dati, di ba? Biro mo sa daming beses na natin siya makausap. Mm. Palibot-libot ka na. Palibot-libot ka na ng buong mundo. Mas marami ka pang napuntahan kaysa sa aming dalawa. Lagi na natin siya kasama, kung diba? Kung may pinakamakinang, ikaw ang pinakamalupit. Diba? Sige ma'am, ganito ma'am, ibigay niyo lang sa amin yung contact details nung agency niyo po dito para malaman namin yung status niyo po. Pero under pa kayo ng agency ma'am ha? Meron ma'am? Kayong agency dito ha? Mayroon. Oh, yun. Sige ma'am, ibigay niyo sa amin ma'am. Pero sana yung bucket list ninyo na mas makapag-ipon, mas marami pang maipadalang pera sa inyong pamilya dito, sana mapunan niyo. Mm-hmm. No, mapunan ninyo, maipush niyo lahat ng mga makakabuti para sa inyong anak. Pero ma'am, sana magkaroon din kayo ng bucket list para sa sarili niyo naman po. 'Di ba? Huwag niyo pong kalimutan yung sarili niyo po diyan sa ibang bansa. Tandaan nyo, madam, sa inyo po kumukuha ng lakas ng loob ang inyong anak. Kailangan nyo din pong alagaan yung inyong sarili. Thank you, Ma'am Edelisa. And ingat po kayo dyan, ma'am. At pakisenda lang po yung agency you, po ninyo sorry dito. Papacheck po natin sa staff natin. Thank you. Thank you, Ma'am Sel. Thank you. Bye-bye. Ingat po. Ayan. Si Ma'am Edelisa Scan. Cuevas Scan na nasa Saudi po. Dati natin siya kausap na nasa Oman pa siya. Alam ko na kausap natin siya sa ano kung bakit hindi siya makaka-uwi ngayong Pasko. Alam ko na may segment tayo nakausap din siya. Pero ayun mga kapatid sa mga OFWs natin, sana mapunan niyo po yung bucket list ninyo na makauwi ngayong taon para makapag-bakasyon kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. At lagi lang po kaming nananalangin, pinapanalangin po namin yung mga kababayan nating OFWs, okay, na nagtatrabaho, nagsisipag, nagpapagod, na sana po ay lagi po kayong ligtas. Yes. Okay. Ay, parang 50. I-ano na lang natin siya, 53 na eh. Sige, saglitan natin. Oo. Madam, nasa na siya? Hello, ayun, madam. Si Ma'am, ayun na maganda na ang kanyang linya. Ma'am Jocelle. Hey, pakikinig pa ako. Ayun. Ayan. Ay, nakinig siya. Ayun. May spotlight. Ma'am, wag niyo nang buksan yung ilaw. Para kang kinukuha ni Lord John. Ayan. So, ma'am, ano yung pinaka-bucket list po ninyo? Makauwi ng Pilipinas. Ano nga, makauwi ng Pilipinas kahit sana, pero wala talaga. Hindi naman ako makauwi. Ang problema nga lang yung ang pagbalik ko na dito din kasi nga illegal nga ako. Yun. Mahirap anak makabalik dito. Mm-hmm. Ayun. At hindi nyo try Vietnam. Maano lang kasi yung wala din kasi ako, alam mo na yung kumbaga ako din naman kasi ang breadwinner sa amin. Tapos wala din kasi tutulong sa akin sa pagpaparal ng mga anak ko. Kaya yun. Hmm. Ah, single mom. Single mom po kayo? Opo. So, anong pinaka... Dalawa po yung anak ko. So, anong pinaka-wish nyo, madam, this year? Yun nga, makauwi. Sabi nyo kasi Nakuha ko na last year. Ano na? Sorry?
yung pagpapato na bucket list ko, nakuha ko na last year. So, yung pag-uwi na lang talaga, hindi pa talaga makukuha. Kasi? Kasi nga, ano, wala po akong visa dito. Kumbaga, illegal po ako. Yun nga, pag uuwi ako, hindi na ako makakabalik dito kasi iba-blacklisted po ako sa immigration. Ano pa maliban sa pag-uwi? Ano pang bucket list mo this year? Siguro, ano yan? Good health. Saka yun lang. Wala, hindi naman ako masyadong... Wala naman ko ibang pangarap, kundi makapagtapos lang ng pag-aaral yung mga anak ko. Yun lang. Saka kahit paano sana makita ko man lang yung mga anak ko sa high school. Isang taon, hindi. Pero wala talaga yun. Kahit na namatay tatay ko, hindi ko din siya na uwian. Yun lang ang pinakamasakit sa akin nung mawala si tatay. Kailan po ba nawala si tatay? 3 years ago kasi ang masakit lang kasi doon nung mawala ang tatay ko kasi tinawagan ako ng doktor noon. Sabi niya, ano, ihinto na ba namin yung life support ang tatay mo? Wala lang ako magawa. Mm-hmm. Yun lang ang pinakamasakit sa akin na parang masakit man sa akin pero tinanggap ko natin na sige na ihinto niyo na kasi na, kung nahihirapan ako, mas nahihirapan siguro ang tatay ko. Diba? Alam niyo, madam, dagdag niyo sa bucket list niyo, bawasan niyo yung pag-iyak. January pa lang, oh. Pang 6 months na yung iyak mo, eh. Iyakin kasi ako, Diyos ko, matahay ako, pero masyado akong iyakin. Eh, pag, ay, bakit gusto mo bang palitan si Catherine? Ah, true. Pero... gusto ko talaga yung hindi ako iyak-iyak, pero iwag ko hindi talaga matigilan yung napakayakin ko. Ay, at taga saan po kayo dito sa Manila? Ay, hindi. I mean, ganun po ako, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Mm. Ilan taon na po yung mga anak ninyo? Yung panganay ko, 17. Yung punto ko, 11. Kaso, hindi ka pa pwedeng makauwi eh. Pero ma'am, ano yan ma'am ha? Kumbaga government to government dapat yan, mm-hmm, madam. Medyo, sana naiintindihan nyo madam dahil hindi nga po legal yung documents po ninyo madam. Opo. Kasi nung pumasok ako dito, legal po talaga ako nung pumasok dito. Kaso lang hindi kami hindi kami nakakaintindihan ng employer ko. Kasi kaso sa kanya, uwi na ako ng Pilipinas. So, pero nung pinapauwi niya ako, hindi din ako umuwi. Nag-U-turn ako. Oh, kasi okay. Gusto ko magtrabaho. Kaya sa awa na to ng Diyos, ito naman trabaho ko ngayon, okay naman siya. Kahit papaano. Okay. Hindi naman ako ganun sa stress. So, ma'am, sana po no, mapunan niyo lahat ng bucket list ninyo, yung gusto niyong i-push ngayong 2024. Madam, i-greet niyo na lang yung mga anak niyo po. Batiin niyo po sila. Hello po. Rosel, baby, ano po kayo, mag-aral po kayo ng mabuti para din naman sa inyo yon. Dahil wala naman akong may tama na sa inyo. Yun lang, saka consistent honor student po kasi yung anak ko. Kaya nagsusumikap din ako na maibigay ko lahat ng gusto niya kahit sa pira man lang. Ayun. Thank you very much, Ma'am Giselle Sornito. And mag-ingat po kayo dyan sa Malaysia. Opo, maraming salamat. Tatagal sana po ng loob. Magkajuwa na din. Sana madam magkajowa ka na talaga mag-pink madam. Magpink ka na panty madam. Magpink ka na panty. Sa susunod ng interview meron na. Yan. Sure. Thank you very much Ma'am Giselle. Okay, thank you madam. Bye-bye. Ayan, si Ma'am Giselle Sornito ng Malaysia. And again mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po ng nakasama natin from Wanted sa Radyo to Bar Dagulan Serye. And tomorrow muli, ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Maricel Tufo Tungol. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bar Dagulan Serye.